Good evening. Okay. Tita Fe, kayo na po mag-open ng Bible study natin. Okay to kasi mas madami tayong masasabi dahil konti tayo eh. Yeah, pag sobrang dami ng square sa screen, ang tagal ng ikot bago makapagsalita yung iba eh. So at least ngayon, apat na screens lang tayo. So ayos na ayos to. Go ahead, Tita Fe. Sige, we pray. Heavenly Father, we praise you and thank you that you are so faithful to us. You put joy in our hearts, O God. So we are delighted in everything, O God, that you do for us. And in even hard times or good times, Lord, you are faithful to us. We thank you, O God, for this liberty, Lord, for freedom in studying your word. Well, before the night comes, O God, help us, O Lord, to be conscious that we have to double time, Lord, in learning your word and growing in you so that we can share what we learn to others that they may too become, would come close to you and experience your wonderful love for them. Thank you, God, for this opportunity of studying your word. May the Holy Spirit be with us and help us, O God, to understand. Bless our pastor as he leads, O God, in this study tonight. And we thank you, Lord God, for the blessings, O God, that you will give us through the Holy Spirit of the Lord. Thank you for wisdom. Thank you for joy. Thank you for peace. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank Amen. You. Alam niyo po, nang tinawag ako magpastor ng Diyos, nalilito ako. Sabi ko, Lord, Paano ba magpastor? Actually, clueless ako na anong gagawin ko. And then, ang ginawa ko, ginagaya ko yung mga ibang pastor. Paano sila manamit? Paano sila magsalita? Paano sila gumawa ng preaching? No? So, parang ako, naging iba't ibang klase. Parang meron akong multiple personality na iba't ibang tao yung lumalabas sa akin. Dahil nagmimimik lang ako para akong parot, ginagaya ko yung iba. Then eventually, noon, the Lord confronted me and specifically told me sa puso ko. Sabi niya sa akin, no, one sa Bible study ko rin na narinig sa Panginoon, sabi niya, you were asking before paano ba magpastor. Sabi niya sa akin na you don't have to reinvent the wheel. Sabi niya ganoon. Sabi sa akin ng Panginoon, ano ba ang pangangailangan ng tupa ko? Sabi niya ganoon. So ibig sabihin, you go back to basics. No, kumbaga, you don't have to be parang magpakadalubhasa na perfectin mo yung grammar mo or maganda yung English intonation mo or gwapong-gwapo ang itsura mo or super friendly ka or whatever. Sabi niya, go back to basics. Ano need ng tupa? So, nung iniisip ko yun, ano ba need ng tupa? So, specifically muna, yung metaphor ng tupa. Diba? Pag sinabing tupa, ano ba need ng tupa? Kailangan niya ng tubig. Diba? Basic yun. Kahit naman tao eh. Kailangan niya ng pagkain. Kailangan dadali mo siya sa isang certain areas na kumbaga, pwede siyang mabuhay. Kailangan niyang inaalagaan mo siya na sasawayin mo yung wolf or yung mga hayina or lion, di ba? Kaya may tungkod yan, panghampas ako ngayon eh. So sabi ko, okay, so paano ko naman i-convert tong metaphor na to dun sa flock? So ano bang basic need ng flock? No? Tinignan ko lang sa Google, anong basic need ba ng nagsisimba? Para lumago, no? Eh simpleng-simple. Una, kailangan niya maintindihan yung gospel. 'Di ba? Kailangan niya maintindihan yung gospel. Ano yung gospel? Ano yung word of God from Genesis to Revelation. No, pag naintindihan niya yung gospel, malaki ang tsansa niya kasi na tumanggap. No. Iba naman hindi pa naintindihan yung gospel. Ang naiintindihan yung prinsipyo kaya tumatanggap. Okay din 'yon. Ngayon, pag tumanggap, paano nang mangyayari? Hindi po pwedeng bumili ka ng kotse, hindi mo mi-maintain, di ba? So, paano ko ito i-maintain, Lord? Paano siya lalago? So, sabi nga, sabi ng Panginoon sa akin, I don't have to reinvent the wheel. So, nag-focus ako talaga sa ministry on discipling people in terms of
yung basics na lagi kong pinupush na magbasa ng Biblia, no? At mag-aral ng Biblia. In fact, every Wednesday, no, to answer that is meron tayong walk through the Bible. Genesis to Revelation 'yon. Every Wednesday, every book sinasummarize ko. Hindi siya ganoon kadali, sa totoo lang mahirap, no. I-summarize mo yung buong book sa loob ng 30 minutes. It's just parang kasi nanonood ako ng sine, napansin ko yung Marvel, yung Avengers dati, sikat na sikat siya bago matapos. Ang galing nila sa teaser. Kasi may time na hindi tumatayo yung tao, hinihintay nila yung next na mangyayari, di ba? Di ba? Pag napanood mo yung Avenger, mag-aano na yan, the end. Tapos puro ano na, credits na. Tapos sa dulo, biglang may lalabas na ano, na ano mangyayari next. So sabi ko, natataka ko, ba't hindi pa tumatayo yung mga anak ko na tapos na kami madun ng sine? Yung pala, meron pala siyang teaser sa dulo. So doon ko napansin, sabi ko, pwede akong gumawa nito ah. Summarize ko yung Genesis. Summarize ko yung Matthew. Summarize ko yung Timothy. Yung hanggang Revelation, no? So, para lang, alam mo yan, sometimes you need to be creative eh. Para lang maging ma-interest ang tao. No? Kasi sa totoo lang, kahit ako mismo, sa experience ko, tuwing magbabasa ako ng Biblia, no, lalo na wala pang Holy Spirit na tumutulong sa akin talaga, naantok ako. Mas mabisa pa nga yung sleeping pills eh, kaysa sa uminom ka ng sleeping pills talaga. Antokin ka kasi. Di ba? Pero yun nga, na-realize ko, kailangan lang maging interesting. No? Pangalawa, okay Lord, not to reinvent the wheel, ano pa yung need ng tupa? They need to learn yung prayer life. No? Kailangan matuto sila na manalangin. Kasi ang pananalangin ay, at saka pagbasa ng Biblia, parang pinapakain mo yung sarili mo eh. So you don't have to worry about them kahit tulog ka, kumakain sila. Hindi yung aasa lang sila sa'yo tuwing Linggo. Kung ano sasabihin mo, yun na yung absolute truth para sa kanila. Which is, mabuti kung hindi ka umaalis sa Biblia, there are some preachers na ang tinuturo, libro, o kaya commentary, o kaya yung kanilang commentary sa buhay, or sa politika, or whatever, di ba? Or kaya kung ano yung kikiliti sa tenga ng makikinig. No, kung hindi umaalis ang preacher sa Biblia, mas maganda. Anyway, sabi ko, okay, prayer, Bible. So, ano pa Lord, no? Yung basic essence ng ano, ng fellowship. Kailangan maintindihan nila 'yon. Kasi once nag-grow ang relationship, there will be a good possibility of discipleship. No, na maalagaan ng mga matured yung mga hindi matured para lumago sila. Pag naging mature sila, mag-aalaga din sila. Kasi yun ang huling-huling bilin ni Kristo bago sa mga tsaya, ano, papuntang heaven, nag-ascend. And nakakalungkot pag tinignan mo lahat ng simbahan ngayon, ang focus paano magpatayo ng building, kung paano, I mean, very event-oriented, blah, blah, blah. Pero yung making disciples of all nations, nalimutan. No? Kaya tuwan-tuwa ako no, nakita ko yung vision ng Church of the Nazarene, making disciples of all nations. Sabi ko, dito ako tinawag, dito ako magpapastor kasi parehas kami nung ano. No, ngayon na-realize ko nga na kaya nga tinatsaga natin na turuan no mga tao natin, which is napakaganda naman, ganda ng response ng mga tao, nakita mo sila nag-grow not because of what you're doing, it's because yung galaw ng Holy Spirit sa buhay nila. Ngayon may tanong ako sa inyo. Kasi nung panahon ni Cory Aquino, meron tinatawag na CARP. Ayaw kong familiar kayo doon, or Comprehensive Agrarian Reform Program. Kasi nung panahon nung ni Marcos, or before pa ni Marcos, ang mga lupa, kumbaga landlord-landlord. Kung isang probinsya ka, di ba? Sa probinsya nyo, pansinin nyo, yung politiko at saka may-ari ng mga lupain at saka industry, iisa lang. No, kasi nag-politics sila para to protect their business. At saka yung mga lands nila. So panahon ni Cory, ginawa niya, karoon siya ng isang magandang batas na hindi rin naman ata nila pinatupad sa Hacienda Luisita. Anyway, politics. Na i-distribute doon sa mga landowners, sa mga tenants. Kasi napansin ko, yung biyanan ko kasi, madami siyang lupa sa Pampanga na taniman ng palay. Ngayon, hindi naman siya nagtatanim, may mga renter siya. So napansin ko, yung mga renter niya,
Nagtayo na ng bahay doon sa ano, nagtayo pa nga ng ano eh, pabrika ng tsinelas eh, doon sa lupa niya. Pero nag-rent, maayos naman. Pero come to think of it, minsan sabi ng biyanan ko, kinausap niya ako, sabi niya, ano bang magandang gawin ko sa mga assets ko? Sabi ko, eh, maganda po, liquidate niyo lahat, tapos pamigay niyo sa mga anak niyo. Kasi, o kaya gamitin niyo, kumbaga sa remaining ano, years ng buhay niyo, maging masaya kayo. Ayan. Kumbaga sabi ko sa kanya, tapos sabi niya, so, kaya sabi ko, gamitin niya, mag-missions kayo or tumulong kayo sa missions. Kasi Kristiyano yung biyanan ko. Tapos sabi niya, oo nga, yung problema, baka hindi ko na mapaalis yung mga renter, yung mga ganun, sa lupa, parang ganun. Kasi pag ang lupa, pag matagal na, pwede nang maging sa kanila yun kasi sila yung gumagamit o whatever. No? Kaya sabi ko, maganda, kung gusto niyo yung asset, liquidate niyo, tapos pamana niyo sa mga anak niyo. I think ano na ang gagawin niya. No? Pero come to think of it, kung si Aldrin naungupahan sa akin, wala naman kaming problema niyan eh. Kasi kami yung nag-usap, di ba? Ang magiging may problema niyan, pagdating ng panahon na patay na ako, patay na si Aldrin, si Anaya at si Briel, magkasundo kaya sila in the future? Alimbawa, sabihin natin magkasundo si Anaya at si Briel, lumaki sila sa Bible school, ay sa Sunday school. Paano yung anak ni Briel sa anak ni Anaya? Magkasundo pa rin kaya sila? Nakanya yun. So, nung panahon kasi, nung umalis kasi si Abram dun sa land of Ur, at sabi ng Panginoon, pumunta ka dun sa lugar na pinangako ko sa iyo sa Promised Land. May kasama siya dun, yung pamangkin niya, si Lot. No? Hindi si Lot de Leon, si Lot na pamangkin niya. No? At ang sistema, magkasundo naman sila. Mabait, maganda yung relasyon nila. Pero ang problema nung pinalago na ng Panginoon yung kanilang ministry, kanilang flock, kanilang kumbaga kanilang grupo, kanilang pamilya, no? At nag-aaway na yung tao ni Lot at saka ni Abram, no? So kumbaga may problema na sila sa territory, no? Kayo, tatanungin ko bago natin puntahan yung pag-uusapan natin yun. Was there an experience sa buhay nyo na kumbaga na parang parehas na gano'n, na alam mo yun, yung unang generation magkasundo, nung turn over na, hindi na. Kasi dami ako nakitang ganyan sa Pilipinas eh. Yung mayaman, o sabi niya, o sige, ayawang kayong gamitin yung lupa ko, mag-squat muna kayo dyan. Kausap nila yung mga magulang, and then lumaki na yung mga anak nila, eh Makati, eh Quezon City, tumaas na yung value ng lupa. Eh syempre yung mga anak at apo, hindi naman magkakilala yan eh. Asset yun, bebenta nila yun, syempre. Patayuan mo na, I mean, parenta mo sa Jollibee yan, eh di may income kang malaking pera buwan-buwan, di ba? So ang ginagawa nila, pinapademolish nila. Di ba? May punto sila. Bakit? Kasi kanila yun eh, pinamana sa kanila, may titulo yun, legally kanila. Ang isasagot naman ng mga nag-squat, ba, dito na kami pinanganak, which is true. Dito na kami lumaki, dito kami nag-aral, mamamatay muna kami bago kanyo kami tanggalin dito. So conflict na, di ba? Kasi dalawang generation, yung nauna, first gen, okay sila. Yung second gen, hindi sila okay. Yung third gen, hindi sila okay. So, kaya nag-aaway, di ba? Kaya hindi nagkakasundo, di ba? So, kayo, ano yung na-experience diyan, na meron ba kayong na-experience na witness kahit hindi sa inyo, sa ibang tao, or na witness sa family niyo or whatever, na parang nako teka, sa akin lalo na pagka nawala ang ano, ang tao hindi nakapaggawa ng last will. Hindi naman uso sa Pilipino 'yan eh, sa mga mayayaman lang ang last will eh. Pero dito sa Amerika, alam niyo ba kahit middle class pwedeng magkaroon ng last will, yung papipirmahan mo lang sa ano, sa lawyer, na mababayad ka lang atang 1.5, parang ganun. Kasi para kung halimbawa may asset kayo, halimbawa si Aldrin tsaka si Corazon, may asset sila, tapos kinuha ni Lord si Corazon, tapos para maproteksyonan yung naipon ni Corazon, eh meron siyang parang pwedeng, alam mo yun, parang ganun, something ganun. O kaya
mapunta doon sa mga anak niya yung kanyang share or something ganun. Which is very, ano naman, very, very practical and very, kumbaga, very just, no? Na dapat nga namang gawin, di ba? Paano kasi kung nag-asawa si Aldrin ng 18 years old? Di ba? Eh, syempre, hindi naman mag-aasawa yan ng 50 years old, ano, Aldrin? 18 years old. O, syempre, hindi pa nagtapos ng college yun, pag-aaralin pa ni Aldrin, o di maubos yung pera ni Corazon. So, yung mga tao, gumagawa, nakikita ko yan dito eh, sa Amerika, no? And, it's a good move, no? To protect the future. The problem is, a lot of people, they think of only now. They don't think of the future, which happened to Abraham and Lot. No? Pero bago natin pag-usapan si Abraham at si Lot, no? May experience ba kayong na-witness na gano'n, na tungkol sa lupa or sa sasakyan, naiwan, tapos, o kanino na, sino may-ari niyan? Di ba? Parang gano'n. Tapos nag-away na yung magpinsan, o kaya kahit ba sa simbahan, nangyayari yan. Minsan, di ba? Ang dating may-ari ng simbahan ay halimbawa, English congregation. Nawala na yung mga English congregation. Diba? Dumating na, halimbawa, Spanish, Armenian, Filipino. Di ba? Pwede na mag-take over yung ibang lahi dahil mas marami na sila. Di ba? So, maaaring hindi na rin pumayag yung mga naiwan. So, may conflict in the future. Di ba? So, how about you guys? Sige, kayo naman na mag-share. Meron ba kayong naalala na karoon ng conflict, no? In a sense. Na parang... Go ahead, Anastasio. Ako muna, Pastor. Yeah, yung ano ko po kasi, yung lolo ko, may palaisdaan sila sa... Yung family nila may palaisdaan sa Quezon province. Ah, teka, Aldrin, ah. Remind lang pala kita. So, nung namatay yung... Sorry. Yeah. Recorded to ah. Wag ka na lang magbanggit ng ano. Oo, sige. Thank you. Remind lang kita. Oo. Kasi for the purposes nung... yun lang. Oo. Go ahead. Yeah, so yun, yung namatay yung dad ng yung lolo ko. Mm-hmm. Silang magkakapatid. Nag-aagawan. So yung isang kapatid kasi ng lolo ko, doon na nakatira. Tapos yung lolo ko, nasa Manila. Mm-hmm. So, anong nangyari? Napunta na lang tuloy doon sa kapatid niya na taga Quezon. Mm-hmm. Ganun na nangyari. At saka diba napansin niyo sa kultura natin, o itong bahay kay bunso ito ha, kasi siya ang bunso. Diba may kultura tayong ganun? Eh, pero hindi yun ang legal eh. Alam niyo ba ang legal? Pag namatay si tatay, hahatiin yung kanyang asset, 50% kay nanay, and then 50% di-divide kung ilan yung anak. Ganun yan eh. Kung namatay parehas, then i-divide sa mga anak, pati nga illegitimate kasali. Kasi wala ang sa law natin ngayon sa Philippines, wala nang illegitimate child, merong illegitimate parents. Kumbaga, ina-acknowledge na yung anak sa labas, di ba? So mayroon yun, may share din yun, di ba? So kaya nagkakagulo-gulo. Yung tama yung ano, yung experience na ano, base din sa culture, di ba? In fact, kami sa pamilya namin napansin ko rin yan eh, na kumbaga yung mga generations pag nagpalit medyo may conflict talaga. How about kayo, Tita Fet, Sister Girlie, may naiisip kayo na same experience? May wala, Pastor eh. Wala. Ano? Yung lolo ko, yung lolo ko may maraming lupain. Mm-hmm. Pero kasi tiga Toledo, tiga Cebu sila, pero kami nasa Mindanao na lumaki. So parang feeling namin, hindi na kami kasali. Parang ganun. So sila na bahala doon. Yeah, usually ganun parang, din. Oo, kasi nasa malayong malayo kami. Mm-hmm. Good evening, Tita Lenlen. Hi, good evening po. Good evening. Kamusta? Oh, nako, mapapainggis tayo. Wala yung picture ko eh. May video ako. Hindi ko magana. Okay lang, sister. Okay. So, mag-shift tayo ngayon. Yung mga baon yung... Ay, si Sister Mary Ann pala. Kala ko si Brother Besa. Di kala ko mag-i-English na kami. Kasi nakalagay si Besa. Pastor, eh. Ako lang po. Tagalog. Kasi lumabas Besa. Sabi ko na mapapa-English kami nito. Okay. Wala akong Zoom. Hindi ko makakita. Okay lang. So, balik tayo. So,
Yung pinag-uusapan kung ano yung kumbaga meron bang second generation na hindi nagkasundo-sundo, no? Usually nga ano eh, usually ganun nga yung nangyayari na yung first gen nagkasundo pero yung second, third, yun na yung problema, di ba? So tingnan natin ano ba nangyari dito kay Papa Abraham, no? Hindi pa Abraham ang pangalan niya. Sorry, mali yung na-share ko. Abram pa lang, Abram. Wala pa yung H, no? Abram pa. Hindi pa pinapalitan ng Panginoon yung pangalan niya. So, okay, let's start. Basahin natin. Ang ganda nitong story na to eh. So, alam naman natin, yung previous chapter, pinag-usapan natin last time, eh di ba binenta ni Abram yung misis niya? Loko talaga to si Abram eh. Pero titingnan niyo kung paano naman bumawi, di ba, yung kanyang faith sa Panginoon. Kaya maganda dito sa akin ang lesson dito. It's not how about na nag-start ka sa buhay. It's all about paano mo tatapusin yung buhay. Di ba? Kumbaga, nakita mo dito yung grace ng Panginoon na binago talaga yung puso niya. So, let's start with Tita Fe. Tita Fe, ikaw na po ang... Since hindi ka makakabasa sa Sunday, eh, pababasahin na kita. Marinig mo ako, Pastor? Ah, loud and clear, Tita. Okay. So, apo. Okay. Abram went up from Egypt to the Negev. He, his wife, and all he had, and Lot with him. Abram was, anako, ano ba ito? May pictures dito sa ano? May pictures saan po? Dito sa kanan. Abram was rich. Was rich. In livestock, silver, and gold. Mm-hmm. He went by stages from the Negev to Bethel, mm-hmm. the place between Bethel and Natakpan, Pastor. Ai. Ai, where his tent had formerly been, mm-hmm. to the site where he had built the altar. And Abram called on the name of the Lord. Okay, stop lang muna, Tita. Mm-hmm. So, itong scenario na to, galing sa Egypt, no? Si Abram. Kasi naalala natin, nung tinawag sila ng Panginoon, ang kasama niya, yung misis niya, si Sarai, half-sister niya, at nagkaroon sila ng problema sa Egypt. Pinaalis sila doon kasi nga, para masagip niya yung sarili niya, sabi niya, sabi mo kapatid mo ko para hindi ako patayin. Diba? Nung nalaman ni Pharaoh, pinaalis sila. Pero, binigyan pa sila ng gift para umalis lang. Kasi nga, taken as wife yung kanyang asawa, ginawang asawa ni Pharaoh. Ngayon, kaya sila pumunta ng Egypt kasi nagkaroon ng famine. No? Nagkaroon ng, kasi ang Egypt noon, during those times, parang US. No? Parang ganon. So, this time, umalis na sila. Kasama niya pa rin yung asawa niya, tsaka si Lot. No? Pero sa chapter, sa verse 2, mapapansin niyo dito, sabi dito, mayaman na si Abram, no? Hindi lang mayaman, actually yung pagkaka-describe, very rich. No, kasi nga inabutan siya ni ano eh, ni Pharaoh. Eh. No, livestock, ibig sabihin madami siyang baka siguro or tupa or kambing or whatever. Marami rin siyang silver and gold na kung saan pwede siyang makipag-trading kasi ang pera noon eh mini-measure, no, using silver and gold, no? So sabi dito, by stages, no, from Negev to Bethel, no, kung saan nagtayo siya, no, ng dati niyang altar, tapos to the site where he had built the altar, and Abram called on the name of the Lord there. Kumbaga, mapapansin niyo kay Abram, isa, sabi natin noon, isa sa takeaway natin, ang maganda kay Abram, kahit nasablay-sablay minsan sa kanyang diskarte sa buhay. Ang maganda lang, nagbi-build siya ng altar. No? Sabi natin, paano ba mag-build ng altar sa present times? Aba, eh, simple lang. Ibig sabihin, he seek, no, the face of God, no, sa panahon ngayon. Diba? So, ganun din yung ginagawa ni, ano, ni, ano. Hi, good evening, Adam. Sino ba si Adam? Good evening. Hello, Adam. Sino si Adam? Hello, Adam. Baka iba lang ang pangalan. Okay. So, yun, ano? At, ano? At, kumbaga,
yung ano, yung what they call this, yung si Abram, ang ano niya, ang siste, nagtayo siya ng altar. Yun, no? Nagtayo siya ng altar. Sabi natin, yun isang magandang karakteristik ni Abram. Kasi nagtayo siya ng altar, no? So, sa verse 5, tita, sundan natin, ano nangyari? No? Kasama niya daw si Lot. Tita Fe, go ahead. Tita Fe, okay. Marinig na niyo ko? Apo, apo. Pero may ang di, kasi ako masyadong marunong itong laptop na to. Ah, nasa laptop kay tita. Oo. Sige. Okay. Pero you supply the words at the end, ha? Ah, sige po, tita. No problem. Okay. Sige po. Now, Lot, who was traveling with Abram, also had flocks, herds, and tents. But the land was unable to... Support them as long as they stayed together for they had so many possessions that they could not stay together. And there was quarreling between the herdsmen of Abram's livestock and the herdsmen of Lot's livestock the Canaanites and The Perizzites were living in the land. Okay, tita, stop muna po, no? So kasama niya daw si Lot, 'di ba? At parehas naman silang may flocks, may herds, no? Pero hindi na kaya nung lupain na kasi nomad sila eh. Ibig sabihin traveling sila, wala silang specific na place. Yung pinupwestohan nila, hindi na kaya ng lupa na suportahan yung dami ng tao at saka dami ng kanilang mga flocks, ng herds. No? So, ang ginawa nila, sabi dito sa verse 6, but the land was unable to support them as long as they stayed together. May hirapan sila kung magkasama sila. Kasi ang dami nilang possessions, no, na that they could not stay together. So, ang nangyari, may mga away-away na. No? Kasi si Abram at si Lot, wala namang problema yan. Eh. Magtsuhin yan. Eh. Ang problema, yung kanilang mga anak na, si Abram, wala pang anak niyan. Eh. Yung kanilang mga tao, mga tauhan. In fact, iniisip ko, bakit kaya kasakasama ni Abram si Lot? Siguro si Abram thinking, baka naman, siguro interpretation niya lang, baka naman yung sinabi kasi may pangako sa kanya si Lord na yung mga offspring ko magiging parang kasing dami ng dust. Eh baka naman through Lot, no? Kasi si Lot, niisip niya, siguro dito ko ipapamana yung kung meron ako. Kasi siya yung pinakamalapit ko, na parang anak ko na rin eh. Di ba? So, kaya magkasama pa rin sila, no? Sa verse 10, tita. Verse 10? Apo. Okay. Ah, sorry po, verse 8. Okay. So Abram said to Lot, please, let's not have quarreling between you and me or between your herdsmen, Pastor. And my herdsmen. Herdsmen, since we are relatives. Mm-hmm. Isn't the whole land before you? Separate from me if you go to the, what's that, Pastor? To the left. To the left. And right, if you go to the right, I will go to the left. Okay. So, ano yung napansin niyo dito? Kayong tatanungin ko, no? Sabi ni Abraham, teka, wag tayong mag-away, Lot, no? Wag natin hayaan mag-away yung mga tao natin. Kasi magkamag-anak tayo eh. Hindi magandang tingnan. No? Kumbaga, ang gawin natin, maghiwalay tayo. Eto dito ko na intriga eh. Kasi itong si Lot, sabit lang to kay Abram eh. Pero itong offer ni Abram, ano napansin nyo? Sabi niya, pag pumunta ka sa kaliwa, pupunta ako sa kanan. Pag pumunta ka sa kanan, pupunta ako sa kaliwa. Ano napansin nyo dito? Sige, anybody. Separation. Sa sinabi ni Abram. Mapagbigay. Yes. Mapagbigay siya.
Di ba? Kasi halimbawa, sinama ka ng tsuhin mo sa Jollibee, siya ang nagpakain sa'yo. Di ba? Nanood kayo yung sine, siya nagbayad. Di ba? Tapos sabi niya, tapos nung dumating yung panahon, siya nagpaaral sa'yo. Di ba? Tapos nung dumating yung panahon, nakatira kayo sa isang bahay, di ba bibigay mo yung master bedroom sa tsuhin mo? Di ba parang nakakahiya naman na patulugin mo sa ano sa sala set lang yung tsuhin mo kasi siya yung nagpaaral sa iyo eh. Siya yung bumuhay sa iyo. 'Di ba? Pero dito iba yung ano niya, yung kasi sabi ni Sister Girlie, mapagbigay si Abraham dito. Ibang-iba sa ugali niya no nasa Egypt siya. Kasi sa Egypt siya selfish, pero mo ibinigay yung asawa, wag lang siya mapano. 'Di ba? So what do you think no made Abraham kumbaga experience yung change of heart, ano sa palagay nyo? Kasi nag-iba na yung ugali niya eh. Dati makasarili, ngayon self, dating selfish, ngayon selfless, mapagbigay. Nag-matured na si Abraham. Change of heart. Yes, change of heart, nag-matured na si Abraham. So from spiritual infant, naging ano na, naging spiritual ano na siya, young adult, no? Hindi na siya spiritual child, hindi na siya spiritual baby. Kumbaga na na-realize siya siguro mali yung ginawa ko kay Sarai. Oh, so hindi ko nagagawin kay Lot. So sabi niya, sige, kung saan ka pumunta, edi syempre pipiliin mo kung ikaw yung pamangkin, kung ikaw si Lot, piliin mo yung maganda. Di ba? Sige, tuloy natin, tita, sa verse 10 hanggang 13. Lot looked out and saw that the entire plain of the Jordan as far as Jor was well watered everywhere. Pastor. Like the Lord's garden. Like the Lord's garden and the land of Egypt. Mm-hmm. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Mm-hmm. So Lot chose the entire plain. The entire plain of the Jordan for himself. Mm-hmm. Then Lot journeyed eastward, and they separated from each other. Mm-hmm. Abram lived in the land of Canaan, but Lot lived in the cities on the plain and set up his tent near Sodom. Mm-hmm. Now the men of Sodom were evil, sinning immensely against the Lord. Okay, thank you, tita. Stop muna tayo. So nakita ni Lot. Diba? Sabi niya, uy, okay ito ah. Yung entire plain of Jordan. Ito yung pipiliin ko. Ito yung kukunin ko, kasatsuhin ko. Sabi niya, no, from Jordan as far as Zoar. No? Bakit niya pinili? Kasi well-watered. Eh, diba, alam niya naman tong area na to, Middle East to. So yung pinili niya, kung ikaw pipili, eh siyempre, yung may tubig. Dahil pagka dinala mo yung flock mo doon sa walang tubig, patay, pati tao, pati yung mga alaga mo. Diba? Hindi lang, yung area naman nila, may tubig lahat yun. Pero ito, well-watered. Ibig sabihin, sa Middle East, kung saan ini-import ang tubig, no, eh yun, well-watered. In fact, inihalin tulad siya, saan? Sa Lord's Garden. At doon, kagaya daw sa Egypt, yung pinanggalingan nila, yung parang US ng that time. No? Okay, yung Egypt, maintindihan na natin. Pero ano yung tinatawag na Lord's Garden? Anybody? Ano alisin ito? Kasi yung pinag-aralan paradise. Din natin ito nauna. The Garden paradise. Of Eden. Yes, the Garden of Eden. Di ba, naalala niya, pinag-aralan natin, no? Na everything was provided, kumbaga lahat. Pero yung pagkakahilan tulad ng writer, si Moses, sabi niya, parang doon sa Garden of Eden, well-watered. Okay? So maganda. Maganda yung lupa. Mataba. Kumbaga. No? Pero ito yung panahon na bago pa i-destroy ng Panginoon yung Sodom and Gomorrah. So in fact, saan pumunta si Lot? Sa mismong cities. No? Yung twin city na Sodom and Gomorrah. Okay, so parang ano yan eh, Las Vegas and Los Angeles, parang ganun, Twin City, di ba? Ganun yung datingan yan, parang ganun. So doon siya pumunta. So si Lot,
no? Pinili niya yung entire plain of the Jordan for himself. Then si Lot nag-journeyed eastward at humiwalay na kay Abram. Ito naman si Abram, pinili niya inatira. Siyempre, inatira yung land of Canaan, na which is yung Israel ngayon, yung present time. At si Lot, no, ay nanatili doon sa cities, hindi sa suburbs, ha? Hindi ito sa tipong San Fernando Valley or Santa Clarita. Doon siya pumesto talaga sa mismong Los Angeles, sa city. Downtown boy itong si Lot, eh. Downtown talaga siya, no? At sinet up niya yung tent niya sa mismong sa city of Sodom. Okay. Merong naka-parenthesis dito sa verse 13 na medyo intriguing. Na, sabi dito, now the men of Sodom were evil, sinning immensely against the Lord. Okay? So specifically, wala naman sinasabi ano yung sin, no? Pero siyempre, you can think of whatever sin na evil during those times at kahit ngayong panahon ngayon. Ano ba nangyayari sa syudad? Di ba? Ng mga sins. Di ba? Andiyan yung prostitution, andiyan yung gambling. No? Sa panahon ngayon, meron pang drugs. Di ba? Merong white slavery. Di ba? Merong tinatawag na illegal trading. Alright, I'm back. Sorry. Na-kick out ako kasi ano kasi mahina yung ano signal. Mahina ang wifi. Ako kanina na-kick out eh. Na-kick out ako. Anyway, let's go back sa pinag-uusapan natin. All right. So sabi natin si Abram pinili niya yung Canaan at pinili naman ni Lot, no? Yung Sodom, okay? So, verse 14, tita. Okay. After Lot had separated from him, the Lord said to Abram, look from the place where you are. Look north and south, east and west. For I will give you and your offspring forever all the land that you see. Mm-hmm. I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust of the earth, then your offspring could be counted. Mm-hmm. Get up and walk around the land through its length and width, for I will give it to you. Mm-hmm. So Abram moved his tent and went to live near the ox of Mamre at Hebron, where he built an altar to the Lord. Mm-hmm. Grabe, no? Hindi po kinausap dito si Lot, di ba? Ang kinausap dito si Abram. Sabi kasi dito, nung pagkaalis ni Lot, sabi dito, kinausap ni Lord si Abram. No? Ito yung reward doon sa kanyang pagiging mapagbigay. No? Yung puso niya ang ganda eh. Kasi nagpaubaya siya. Kasi anong nangyari nung naging selfish siya? No, siguro sabi ko, natotormento si Abram kasi yung asawa mo may kasamang iba gabi-gabi. Hindi ka makakatulog nun. Kahit na ibigay sa'yo yung buong mundo, lahat ng kayamanan. Dahil, di ba, kasi nga yung kinuha ni Pharaoh yung asawa niya. Pero ito, this time, naging selfless si Abram. No? Kinausap siya uli ng Panginoon, sabi niya, no, look from the place where you are. Tingnan mo daw yung north, tingnan mo yung south, tingnan mo yung east, yung west. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo yan at sa lahat ng mga anak mo. Forever, ha? All the land that you see. Sabi niya, gagawin ko lahat ng mga anak mo, mga apo mo, kaapopuhan mo, na parang kasing dami ng buhangin sa earth na to. Na Sino ba nakakabilang ng buhangin, 'di ba? So ibig sabihin ganun kadami, halos hindi na mababilang. Then yung mga offspring mo, no, could be counted. Sabi ito, get up and walk around the land through its length and width, for I will give it to you. Ito yung parang sa kasabihan nating Pilipino, 'di ba? O sige, lumakad ka na. Sabi nung lolo ko nung unang panahon, no, kwento niya sa akin. Lalo na sa probinsya, hindi mo naman daw alam kung sino may-ari ng lupa.
Ngayon, kung lilipat ka daw sa isang lugar, daladala mo daw yung bahay mo, tutulungan ka ng kapitbahay. Kung saan mo gustong magtirik, no? Kasi hindi pa masyadong nasasorbay yung mga lupa, lalo na sa mga liblib na lugar. Ang sabi ng lolo ko, ang parang biruan daw nung unang panahon, lumakad ka na hanggat sa gusto mo. Tapos bakuran mo. Ibig sabihin sa iyo yun. Lalo daw nung pagkatapos ng World War II. Kasi parang free for grabs lahat ng lupa. Sabi niya, ngayon, lakaran mo ng lakaran yung gusto mo, bakuran mo ng bakuran, sa'yo na yun. Para pag nag-rehistro, re-rehistro mo, sa'yo yun. No? During those times, di ba? So, ewan ko kung totoo yun o chinacharot lang ako ng lolo ko. Pero dito, totoo eh. Sabi ng Diyos, lakaran mo na. No? Ito yung ibibigay ko sa'yo. So, ang ginawa ni Abram, minove niya yung tent niya. No? He went to live near the oaks of Mamre at Hebron, where he built an altar to the Lord. Again, ito na naman yung magandang ano niya, magandang attitude niya. Nung nagkasundo na sila ni Lot, may altar na siya doon. Okay, walay tayo sa iyong plain, sa iyong Sodom, Gomorrah, dyan ka na. Ito ko sa Canaan, nagtayo na naman siya ng bagong altar. Ibig sabihin, in-apply na naman yung Matthew 6:33 na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So walang promise kay Lot. May promise kay Abram. Di ba? So kayo, kung tatanungin kayo, base sa binasa natin, ano, dito sa Genesis chapter 13. No? Kasi per chapter, binabasa natin every Friday. Minsan isa, minsan dalawa. No? Dito sa paghihiwalay ni Abram at saka ni Lot, sa perspective ng mundo, kung tatanungin mo ang isang businessman, isang financial analyst, isang expert, sabi nila, lalo na sa trading, sa palagay niyo, sino sasabihin nilang panalo? Abram. Expert, ha? Kasi, si Abram. Paano nanalo si Abram? Ang tatanungin mo muna, financial analyst, business expert, professional na kumbaga, parang kumbaga si Donald Trump na naging milyonaryo because of business. Diba? Real estate expert. Sa palagay niyo, sino ang kakatigan nila base sa pagkakadescribe sa binasa natin? Kasi ang pagkakadescribe dun sa Sodom and Gomorrah, rich na city, meron magandang patubig, nasa plane pa, maganda yung pwesto, no? At saka obviously pinili ni Lord John kasi mas maganda, di ba? Ano natira, hindi masyadong mas maganda. Maganda rin naman pero hindi ganun kaganda kumpara nga doon sa pinili ni Lot. No, pag tiningnan niya sa perspective ng mundo, pakatkakatigan nila si Lot, di ba? Sa palagay niyo. Yeah, panalo si Lot. Panalo si Lot. Di ba? Para nandoon na yung green pasture. Yeah. Parang pinili kasi ni Lot, Los Angeles, and Bakersfield. Parang gano'n. Halimbawa, kung pinili mo yung Los Angeles, mas panalo ka kaysa sa Bakersfield, di ba? Pero anong naging turnout, sino ang pinagpala ng Panginoon? Si Abram. Si Abram, di ba? Kasi ano yung reason bakit pinagpala siya ng Panginoon? Anybody? Sa palagay nyo, kumpara sa reason ni Lot. He always seek God. Yes. He always seek God. Kasi yun yung ano eh. Yun yung kanyang natutunan sa Egypt eh. Dati naging selfish siya. Binenta niya yung asawa niya kay Pharaoh. Pero this time naging selfless siya. Nagpaubaya siya. Diba? And then every time nagpipit siya ng tent, nagpipit siya ng altar, kumagawa siya ng altar para sa Panginoon. 'Di ba? Kumbaga kumbaga bago siya pumunta sa isang direksyon, he always acknowledge God. No. Yeah. Tayo sa buhay natin, no, are there any circumstances sa buhay natin na masasabi mo na kumbaga you made a decision based doon sa ginawa ni Lot? Kasi ang gandang tingnan eh, di ba?
Parang wala namang problema, maganda to. Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon para sa iyo. Or tinays mo yung decision mo sa buhay base dun sa decision ni Abraham. Pero sa una, parang wala naman mangyayari sa akin dito kasi mas maganda talaga dun sa Sodom and Gomorrah. Sa Las Vegas and Los Angeles, twin cities yan, di ba? Ba't ako pupunta dito sa Bakersfield? Parang ganun. Yeah? Kasi alam niyo ba yung Bakersfield, pag tumabiyahe ka kapuntang San Francisco, pag nangamoy tayo ng baka, nasa Bakersfield ka na. Di ba napansin niyo yun? Pag nangamoy na yung dumi ng baka, sigurado nasa Bakersfield ka na. Tsaka yung madumi na yung windshield mo dahil marami na nag-i-splat na insect. Oh, yun. Nasa Fresno ka na. Ganong area ka na. Ang dumi ng baka, Pastor, is one of the best fertilizers. Opo. Oh, kumbaga, langawin yung dumi ng baka. Kaya dry na. Yeah. Oh, pero ngayon nga, kung tatanungin kayo, was there any point sa buhay nyo na kumbaga, this time nag-decide ako na Lot, this time nag-decide naman ako na Abraham. Parang ganun. Dati, iniisip ko lang, eto, kasi si Lot, short-sighted eh. Si Abraham, far-sighted. Kumbaga, meron siyang vision sa future. No? Kumbaga, alam ko naman, hindi ako pababayaan ni Lord dito eh. Kumbaga, kahit mapunta sa akin yung sa paningin ni Lot na hindi mas maganda o sa paningin ng maraming taong hindi mas maganda, pero kasama ko ang Diyos dito. No? Was there a time sa buhay nyo na na-experience yung... What do you think? Anybody? Any question, Pastor? Go ahead. Any question? Was there a time sa buhay nyo na kumbaga ang decision mo, binasi mo dun sa diskarte ni Lot na hindi ko muna i-consider si Lord. Ito eh, mas maganda talaga tong sitwasyon na to or pinipili ko to or negosyo o tao or whatever scenario. Or was there a time naman na naging Abraham ka? Hinahanap mo muna yung Panginoon bago ka nag-decide. Ayan. Diba? So ano yung napansin nyo kay Abraham? Laki na ng changes. Kasi makikita mo yung growth ni Abraham from spiritual infant, naging spiritual child, naging spiritual young adult na siya, no? Pagkatapos makikita mo pa yung growth ni Abraham pagdating niya kay Isaac. Yun, mas matindi yun. Kasi dito, test of faith na kay Abraham eh. No, magtitiwala ka ba sa akin, Abraham? Kaya mo bang magtiwala? Basta kasama mo ako, wala kang problema. Pero si Lot, hindi. Inuna niya talaga yung desire niya na dito ako sa magandang pwesto. Bahala ka dyan, tito. Parang ganun. Bahala ka dyan, Uncle. Pastor, magandang tito talaga. Pero naalaala ko rin yung sabi ng father ko. Bakit ang karamihan ng tao sabi niyang ganyan? Kung halimbawa mayroong plate of cake, slice na yon, slice. Plate of cake. Yung cake, the whole cake, meaning nilagay doon sa tray. Mm. And slice na yon into small slices, no? Tapos bakit kaya sa karamihan, pag yung unang kumuha daw, pipiliin daw yung pinaka-best, pinaka-malaki. Ang dapat daw doon, yung pinaka-maliit, pinaka... Nalala ko yun. Tapos sabi daw, ang right way daw, huwag mong kunin the best kung ikaw na una. Sabi ganyan. Ay, huwag ko how it is related. But, kasi baka hindi masarap. No, it's the whole piece of the whole cake yun eh. The whole cake. Yung ugali daw ng karamihan na kung first na sa linya, for example, sa linya, kukuha, the best daw talaga. Mm-hmm. So katulad kay Lot, he chose the best part ng lupain. Siguro po sa lahat din ng mapapansin niyo yung customary na yung kostumbre ng mga ibang lahi, iba't ibang lahi, no? Parang tayong mga Pinoy kapag may bisita tayo, di ba? Siniserve natin yung best. O, wag muna kayong kakain, unahin niyo yung bisita. Di ba? Okay, hi muna tayo. Hi Brother Rave, Pastor Rave, Brother Rick,
Ayan, Sister Amy, si Sister Odette ata tong Adam eh. Ay, Sister Odette. Ayan. So, ano, nasa na ako. Yun, sa kostumbre natin mga Pinoy, di ba? Usually, ang binibigay natin yung the best. Yung the best na higaan, di ba? O kaya sa pagkain. O mga anak, huwag muna kayong kumain. May bisita tayo, di ba? Lalo na, isda. Di ba? Kaming magkapatid, pag merong ano, ako sarap nung tilapiyang isda, pinorito, di ba? O unahin daw yung mga bisita. O ang problema, di ba, unang kinakain yung isang side. Eh pagka naubos na yon, sabi namin magkapatid, nako, sabi ng kapatid ko, kuya, binaligtad na yung isda, hindi na tayo makakain. Kasi nga, nauna yung mga, nauna yung bisita, eh, di ba? So, ganun tayo mga Pinoy. No? In fact, maganda yung kwento nung ano, tatay ni Pastor Greg sa Peru. Nung bago sila sa missions daw, pinakain daw sila ng may soup. No? Soup. Sarap, mukha daw masarap eh. Siyempre, missionary ka, kakainin mo kung anong inilatag sa'yo. Di ba? Pag sandok daw nila, meron daw paa, kamay, ulo ng unggoy. But hindi pa nun, isinerve talaga yung ulo. Kasi yun daw yung best part, yung utak. Kasi para dun sa ano, sa bisita. Di ba? Kasi ang yung masarap yun yung ano, sineserve sa bisita. Parang ganun. Di ba? So, kumbaga, automatic talaga, kahit saang kultura, you get the best part. Di ba? Si Lot, di mo siya masisi kasi he just want to get the piece of the best part. Di ba? Sa manok. Nung araw, nagunahan kayo magkakapatid sa hita ng manok. Di ba? Yun yung sa palagay mong best part eh. Di ba? So, masisisi mo ba si Lot? Maaring hindi kasi ano eh, gusto niya lang ng mabuti para sa kanya at sa pamilya niya o tsaka sa mga tao niya. Pero somehow, merong mali kasi yung formula na seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you, hindi niya in-apply. No? Nagbase siya sa emosyon niya at saka so ano yung nakikita niya sa hinaharap niya. Di ba? Sa harapan niya, ano yung nakikita niya. Di ba? Pastor, may iba yung nakita ko. Opo, go ahead. Kasi si Abraham, alam niya na nasa side niya si God. So, kanya, kaya maganda o mapangit ang maibigay sa kanya, amen, o ang piliin ni, kung ano yung matitira ni Abe, ni Lot, God will make things new for yes, him. Yes, exactly. So, yun yung alam niya. So, he doesn't care kung bakit binigay niya kung ano gusto ni Lot. It's nothing. Yung blessing sa kanya ni Lord ang mas mahalaga. Yes. No, in fact, kay Lot, ano naman masasabi mo kay Lot? Kay Lot, because niya? Ang judgment niya is by looks na lang. Oh, ito maganda ito gawa na. Hindi niya tinignan yung kabila. Yeah. Or possible. Kasi makukonsider niyo ba si Lot na unbeliever? Kasi nagsasama siya sa tsuhin niya eh. Diba? Kasi it took, wala lang siyang faith. Kasi it took yung faith ng tsuhin niya, no? Posible na believe din siya sa Diyos ng Abraham kasi nakita niya yung mga milagro sa buhay ni Abraham, eh, 'di ba? Parang ikaw sa buhay mo ngayon, madami nakatingin. Pag nakita nila maraming milagro na nangyayari sa buhay mo, maraming pagbabago, they will kumbaga madidevelop yung faith nila sa Panginoon mo. I'm sure ganun din si, you know, si Lot, nadidevelop na yung faith niya kay Lord, pero meron ba talaga siyang relasyon kay Lord? Kasi wala namang binanggit na si Lot nagtayo ng altar, di ba? Kumbaga naka-coattail ride siya kay Abraham eh. Di ba? Sa success na Abraham. So dito, kitang-kita na ang inuuna niya talaga yung kanyang desire, ng kanyang flesh. Na kasi sa mga susunod na kwento, kung si Abraham namimigay ng asawa, si Lot namimigay ng dalawang anak na virgin. Oo. Sa mga susunod na kwento, sa mga susunod na Biyernes, magugulat kayo, no? Kasi ganoon yung kostumbre nila, no? At kumbaga kakaiba, di ba? So kumbaga kayo sa buhay niyo nga, yung magandang tanong, parang was there a time na nag-decide ka ng parang si Lot?
O was there a time na nag-decide ka na parang si Abraham na pinaubaya mo na, o sige, okay lang. Kahit naman, kahit anong matira sa akin, alam ko naman kasama ko ang Diyos eh. Diba? Pastor. Go ahead. Wala namang, para sa akin, wala namang masama doon sa pagpili ni Lot sa green side. Kasi kung what if pinili din niya yung other side, tapos si Abraham naman ang nasa greener side. Ang ano lang doon, nakalimutan niya magpasalamat sa Panginoon. In acknowledge, yeah. Oo, yun or... lang. Kasi like tayo, nandito na tayo sa Amerika, we, kasi yun ang sinisik natin, greener pasture. Wala namang masama na pumunta tayo sa Amerika. But ang maganda sa atin, we continue to serve the Lord. We continue to seek God. Kahit nandito na tayo sa Amerika, hindi natin nakalimutang magpasalamat. So sinasabi mo, sa point of view mo, Tita Girlie, it's not about the place. Yeah, it's about yung attitude mo kay Lord. Yeah. Kasi kung what if pinili naman niya yung disyerto tapos si Abraham naman ang nasa greener side. Still si Abraham magtatayo pa rin ng altar. Papapalain pa rin. Oo, magtatayo siya ng altar. Ang pinapakita lang dito, nakalimutan na ni Lot na magpasalamat sa Panginoon na kung i-apply natin sa buhay natin ngayon, yumaman na tayo, yumaman daw. Kumbaga, gumanda na ang buhay natin dito sa Amerika compare sa Pilipinas. So, ang most of the time, yung mga nangyari, nakalimutan na magpasalamat. Yung wala nang oras magsimba kasi busy ako sa, may trabaho ako sa Sunday, may ano ako, duty ako, yung gano'n, pag niyaya mong, tara, magsimba tayo. Ay, pasensya, may ano ako, trabaho ako. Yung puro na lang trabaho. Kung i-apply natin in today's time. Yeah. So parang ganun din nangyari kay Lot na pinili niya yung greener pasture. Wala namang masama doon. Ang masama, nakalimutan niya ang Panginoon. Tsaka, Tita Girlie, I agree with you. No? It's not about the place. Kasi dati, narinig ko na tong teaching na to sa isang Bible study rin. No, it's an OIA din. Ang sabi nung isa, naku, kaya yung mga pumupunta ng America. Ano yun? Ng America. O kaya ng, specifically nga, Twin Cities, Las Vegas. Di ba? Los Angeles, no? Parang sa loob-loob ko, teka. Halimbawa, lalo na nung napunta na ako dito, nasa LA na ako, di ba? Parang unfair naman na sabihin na lahat na nakatira dito sa LA or sa Las Vegas ay masama, di ba? Hindi naman, di ba? In fact, sinabi, binasa tayo kanina dito, balikan ko lang, sabi dito, nakalagay dito people in Sodom are sinning and doing evil verse 13 things. Now the men of Sodom were evil, sinning immensely against the Lord. The men of the men of Sodom, not Sodom. Sodom is a place. It's a beautiful place. Yeah, yung mga tao. It's a well-watered place, yung tao. So dito, malinaw na malinaw, may choice si Lot. Sasama ba ako sa mga ganitong tao na makakapag-corrupt sa akin? Kasi sabi ng Biblia, ang linaw eh, bad company corrupts good character. So pag sumama siya doon, eventually, which is sa susunod ng mga chapters nga lalabas, ganun nga nangyari. Diba? Kasi nag-decide pa nga yung Panginoon, tutupukin niya yung Sodom and Gomorrah. Diba? So, it's not about the place. It's about the people doon sa lugar na yon na sasamahan mo. So si Lot attracted siya doon. Ngayon, ano ko niya ibig sabihin? Example, may barkada kami. Tate, problema niya yung kapatid niya. Kasi laging gumagamit ng drugs. So sabi namin, alam mo pre, dalhin natin sa probinsya nyo. Di ba? Sigurado wala siyang kilala doon, hindi naman siya pinanganak doon, hindi siya lumaki doon eh. Hindi na magda-drugs 'yan kasi pag binago mo 'yung environment, di ba? Hindi na magda-drugs 'yan. Idinala namin sa probinsya. Wala pa kami doon na 3 oras.
bumili kami ng soft drink sa tindahan. Habang umiinom kami ng Coke, may kakwentuhan na yung kapatid niya. Tinginan lang yun, ha. Yun pala, yung kakwentuhan, pusher. Imagine mo, nakakaamuyan sila. Hindi mo lang sila nag-uusap. Nakakuha niya yun. May attraction. Naintindihan niya, may attraction. Yung lasengo, alam niya yung kapwa niya lasengo. Alam niya, sa aso, alam niya kung anong-ano. Yeah, yung sabungero, alam niya yung kapwa niya sabungero. Yung parang hindi naman nag-uusap, pero nagkaka... Yung chismosa, alam niya yung kapwa niya chismosa. Alam niya yung gano'n, na parang gano'n si Lot, eh. Meron siyang attraction doon sa Sodom. No, in fact, mapapatunayan natin sa susunod natin babasahin sa mga susunod na Friday, na si Lot, nandun siya sa... You will find Lot doon sa harapan ng city, sa gate. Ibig sabihin, during those times, ang mga nandun, leaders lang. So, isa si Lot sa mga kumukonsinte sa kasamaan ng Sodom and Gomorrah. No? At isa sa mga solusyon niya, nung binisita siya ng Angel of the Lord, isa sa solusyon niya, kasi mga manyakis nga itong mga ano eh, itong mga tao sa Sodom, no? They rape women and they also rape men. So sabi niya, palabasin mo yung bisita mo. No? Rapin namin yan dito, magdamag. Grabe, nakatakot. Kahit nga ako, binabasa ko ito ng bago akong krisa. Kinikilabutan ako eh. Anong solusyon ni Lot? Hindi, kunin nyo nalang dalawa kong anak. Virgin siya mga yan. Sila nalang rapin nyo. Kanyang pag-iisip, di ba? Kumbaga, he's a man also na attracted sa mga ganon na kasalanan. No? So dito, makikita mo, si Abraham galing sa madumi, kasi ganun yung iniisip niya before, nagbago siya eh. Kakalapit niya sa Panginoon, kakabuild niya ng altar, di ba? Kumbaga, as he deepens his relationship with God, ito naman si Lot, gusto niya na, alam mo, dati alalay lang ako ni Tito Abraham eh. Gusto ko naman magkaroon ako ng sarili kong bansa, lupa, syudad, or whatever. So mapangarapin siya. Walang masama doon. Lahat yan. Pinangarap natin. Kaya nga nandito tayo sa US eh. Di ba? Pero ang masama, pagdating dito, walang masama sa LA. Walang masama sa Las Vegas. Merong masasamang tao. Pag sumama ka sa kanila, and you chose na sumama sa kanila, kasi you desire na gawin yung ginagawa nila, then there's something wrong. Kasi you have a choice. You can also build your altar. Sabi ni Tita Girlie, how do you build your altar in this present time? Yun nga, lumapit ka sa Diyos, magsimba ka ng linggo, matin ka ng Bible study, magbasa ka ng Biblia araw-araw, manalangin ka, maging selfless ka, maging compassionate ka. Ano mo yun, dumagu ka sa Panginoon. That's how you build your altar. Right? So, how about you guys? Anong masasabi nyo? Anybody can pitch in. Ako, I would agree doon sa sinasabi ni Tita Girlie. It's not about the place. It's about your heart na attracted doon sa mga masasama. Diba? And not acknowledging God. Baga, bahala na si Batman. Diba? Buti pa si Batman, sikat eh. Pag tinanong mo yung Pinoy, oh, kamusta? Eto, anong plano mo? Bahala na si Batman. Diba? Alalaman mo kaagad pagka naniniwala sa Diyos eh. Sabihin sa Diyos, pagka makadiyos yung tao, sasabihin, marinig mo sa bibig, ah, may grasya ang Panginoon, naniniwala ako. I have faith in God na, anyway, I can make it, I will thrive in everything. No, pero yung ibang tao, di ba, lagi natin narinig sa mga kababayan natin minsan, bahala na si Batman, kaya na yan. Diba? E fictional character pa si Batman, di ba? Paano mo asahan yun, di ba? How about you guys? Kayo naman na mag-share. Is there any point in your life na you decided you walk like Lot? No, kasi I was once like Lot. Alam mo yun? Bahala na si Batman din. Baga, ano yung desire ng flesh ko? I'll do it. No, sumasama ako doon sa mga kaparehas ko. Di ba? Attraction yan eh. Di ba? So, then eventually, dumating ako sa point na nag-decide naman ako na parang si Abraham. I decided to build my altar. Sumama naman ako dun sa mga tinuturo sa akin ng Panginoon. Naniniwala ba kayo na ganun? No? Na, kasi imagine nyo, iba-iba tayo ng karakter sa buhay. Characteristics. Yeah, iba-iba tayo ng ugali. Pero bakit tayo nagsasama-sama?
Kasi di ba mayroon sabi sa mundo, same birds with the same feathers flock together. Di ba? Lahat ng malalaking katawan, magkakabarkada yan. Di ba? Kasi lahat sila nag-gym. Di ba? Lahat naman ng mga mahihilig mag-aral, makakapal ng salamin, magbabarkada yan. Di ba? Lahat ng mga birds with the same feather flock together. But when you go to the church, iba-ibang tao. May common denominator and that is Jesus. Go ahead, Frederick. Can I say something? Sige, go Pastor? Ahead. Go ahead. Hi, everyone. Sorry I came late, okay? But yeah, I do understand those. But the thing is, you have your own direction. Mm-hmm. You don't have to copy what everybody does, mm-hmm. okay? So if you're thinking right, if they do something wrong, it's time to pull away. You can be your friend, you can be your family, but mm-hmm. if they're doing something wrong, then you make a difference to yourself, mm-hmm. okay? So literally is you don't have to follow, okay? You have your own belief in yourself. And if it doesn't, so that means you don't have no self-esteem that you can make yourself better than they are. Mm-hmm, mm-hmm. The only thing I can say, yes. you know, you don't have to follow. You cannot be a follower. Yes. You had to lead yourself, mm-hmm. and you have to lead your family to what you believe. It's just like me. Like mm-hmm. before, I never believed to go in church. Mm-hmm. Okay. I never did go to the church, mm-hmm. but I told them, I don't have to go to the church, but I can just pray anywhere and the Lord will hear me. But mm-hmm. now, thanks to Nancy, and mm-hmm. I start going, and it's much better to go in the house of God mm-hmm. with everybody around you is literally praised and helping you to saviors mm-hmm. Of your family and yourself mm-hmm. and themselves. So I really do appreciate it, and I'm glad that I came in mm-hmm. to this congregation. Amen. You know, I'm a Catholic, mm-hmm. but I wasn't practicing Christian. Mm-hmm. Yeah. I just now learning to be one, actually, mm-hmm. and I'm trying to fit in, but mm-hmm. sometimes it's just like, it's kind of hard to understand, but mm-hmm. try to follow what all the sermons and all of that, and it was really all make sense and everything. Mm-hmm. You're so doing good. I really do appreciate you guys, mm-hmm. you know. Like yes. what I said, I don't have to follow nobody that if a friend of mine is going to the wrong direction, I don't have to go the same thing. I yes. have my own decision myself. Amen. So, yeah, I agree with Brother Rick. No, by the way, Brother Rick, you're doing good. We appreciate your, you know, you're really seeking God. And I agree with Brother Rick no, when he said, you don't have to follow. No. Pero we need to understand, we need to remember with that decision, it must not only come from our own effort. Kasi yes, we can decide, oh, I don't have to follow. But the thing is, we need to get that decision aside from ourselves, no? Sa decision natin, kagaya na sabi ni Brother Rick, we need to anchor ourselves to God so that maging sturdier yung decision natin. Just like what he's doing. Sabi niya, before he's not going to church or whatever, and then he decided to attend the congregation, alam mo yan, he's growing, he's maturing, he's learning a lot. That's the anchor. Alam mo yan? Kasi anybody can decide, di ba? Okay, I'll stop eating too much. Diet ako. Pwede. The problem yeah. is, why we go back in eating too much again? Kasi nga, sarili lang natin yung nag-decide, but if we are anchored on something, di ba? Halimbawa, sabi ng doktor, pag di ka nag-diet, alam mo yun, you'll die in 5 years. So, syempre, magda-diet ka, mamatay ka daw in 5 years. Meron kang something na you're trying to hold on. But this time, it's not something about that, but this time,
yung Panginoon na you're holding on to Him, you're learning so much about Him, na di-develop yung relationship mo sa Kanya, no? Aside from your decision, which is good, you don't have to follow, you don't have to be like them, you can choose your friends, yes. But this time, aside from your decision, mas sturdier, mas firm yung foundation mo. If God is, you can hear His almost audible voice na, great job, Rick. You're doing good. I'm growing you from point A to point B. Continue on the journey. Don't give up. Alam niyo, may sense lagi na every time na magsisimba ka, may sinasabi sa iyong Panginoon, na-affirm sa heart mo, and you feel good, you feel better, you become more matured in life. Alam niyo, so yes, I agree with that. You don't have to be like Lot and just follow the desires of your flesh, no? Now, unlike ni Abraham, he followed the desires of his heart because yung heart niya nagiging kamukha ng heart ng Panginoon. Kasi when we become Christian, sabi ni Brother Rick, he's Catholic, no? It's a religion. But now he's entering into a relationship. In fact, alam niyo ba na yung pinupuntahan niyo linggo-linggo diyan sa 3rd and Vermont, sa LA First Filipino Church of the Nazarene or LA Philnaz, it's not even a religion. It's just fellowship. Parang maklear natin sa buong mundo, it's just a fellowship. It's not even a religion. We are promoting, actually, every Sunday, a beautiful relationship with Jesus Christ. That's it. We're not part of any religion. We're part of denominations for the sake of being grouped. But in a sense of organized religion, like Latter-day Saints, Mormons, Iglesia ni Cristo, Catholic, we're not like that. No? Kumbaga, we're more of promoting a relationship. No? Kaya may nagtanong sa akin dati, crew ko siya. Sabi niya, sir, kasi naman, sarado. Nakuha ko, nag-gets ko, kaka-Bible study mo sa amin gabi-gabi. Sabi niya, kailangan ko magkaroon ng relasyon kay Kristo. Gets ko siya. Ito, sir, ang problema ko. Sarado kandado kami. Mula ninuno pa namin, Katoliko. I will break my mom's heart pag nalaman niya na born again Christian na ako. Sabi niya ganun. At nagsisimba na ako dun sa simbahan ng born again Christian. So sabi niya sa akin, pwede ba ako na Katoliko pa muna? Sabi niya ganun. Sabi ko, it's not about religion. You're being saved by God. Alam niya yung puso mo. Tinanggap mo na siya. You're saved, no? Then eventually, you'll move forward as you matured. Nobody will tell you what to do because you will decide for yourself. Ano yun? Ako na-experience ko yun. No? Merong guilt sa heart ko. Sa umaga, simba ako sa Christian church. Sa hapon, punta ako sa Catholic Church kasi may guilt sa heart ko. Eh. Tagal ko na, 20 years ko ng religion, tapos bigla akong gi-give up. Diba? So then I realized na I am into a relationship. I'm not part of a group. I'm in a relationship pala with Jesus Christ. No? So that's made the difference doon kumpara sa pagpili ko ng kaibigan, pagpili ko ng mga choices sa buhay. No, pagpili ko sino mapapangasawa, anong negosyo, anong gagawin ko, anong pagkakaabalahan ko, lahat 'yan nakaikot doon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. All these things will be added unto you. So para sa akin, ano 'yan eh? Isa 'yun sa mga life verse ko eh na hindi pwedeng tanggalin sa puso ko. Lagi kong iniisip pag meron akong gagawin, ano bang sabi ng Diyos dito? Diba? So, si Lot, di niya naisip yun. Si Abraham, naisip niya. Diba? So, thank you, Brother Rick. That's a very... Thank you. Thank you. But then, on the other hand, I think of it too that even though they're going in the wrong direction, mm-hmm. I think we need to ask them to or pray for them because they're going in the wrong direction. We try to save them too by talking to them to maybe change their mind from doing something that's not supposed to. Yeah. And that's all I can think of. I agree with that kasi lalo na kung meron tayong gustong sharean, hindi naman natin sila madadala sa Panginoon kung pupersahin natin eh. Diba? Dapat kasi ang pinakamalaking challenge, makita nila ang Diyos sa buhay natin.
Di ba? They will not take a word for it. Kumbaga, they will believe kung makita nila sa iyo. Di ba? Parang halimbawa, nagpahid ako ng ano, chinchansu. Pumuti yung mukha ko. O sabi ni Aldrin, oh, Pastor Jeff, anong nangyari sa mukha mo? Ba't ang puti? Eh, gusto ko rin magpaputi. O sasabihin ko, bumili ka ng chinchansu sa Mercury Drug. Oh, mabilis pa sa alas 4, tatakbo yan sa Mercury Drug kasi naliligaw siya kay Cora. Kala nga, mukha siyang poging-pogi. So, iba yung effect na nakita sa'yo. Yeah. Di ba? Sabi nung pastor namin dati, takot na takot siya sa heights. Sabi niya, if there's one thing na hindi niya gagawin, is yung mag-bungee jumping. Eh, nagkahiyaan daw. Hiniyaya sila. Nag-bungee jumping yung asawa niya. Eh, Amerikana yung asawa niya. Nag-bungee jumping. Sabi niya, nakakaya naman yung asawa ko nag-bungee jumping. Ako, hindi ako tatalon. Ano yung ginawa niya? Kinausap niya yung mga naunang nag-bungee jumping. Sabi niya, ano bang feeling? Ano bang gagawin? No? Talagang lahat kinausap niya. So para tumaas daw yung kanyang pananampalataya na kakayanin niya. Since nakita niya na kinaya ng iba, eh pwede ko rin mangyari sa akin yun. So pag nakita nila na nangyari sa inyo, gumanda ang buhay niyo, na bago ka, na walang bisyo mo, umayos pamilya mo, alam mo yun, nagbago disposisyon mo sa buhay, hindi ka na magagalitin. Madami, as in totally, parang ibang tao ka na. Ibang tao, yeah. Change. Yeah. Then, if there's a change of heart, you don't have to preach pa. Sometimes, you don't have to preach. Enough na yung buhay mo na mag-preach para sa Panginoon. Kaya pag in-invite mo sila, oh, I'll come to wherever you go kasi kita ko yung pagbabago sa'yo, bro. Di ba? Parang, yeah. Di ba? So, how about the others? No. Tanging natin iba. Anybody? Go ahead. Pastor. Go ahead, tita. Okay lang? Okay po. Go ahead po. Sister Marian. Ano? Okay. Yung sabi po nyo tungkol kay Lot, hindi, kasi ang kumbaga sa ano, ang main bida dito si Abraham. Apo. Hindi si Lot. Pamangkin lang siya. Pero, lumaki siya at inalaga siya ni Abraham si Lot, pamangkin niya, parang na-influensya siya ni ano, parang anak siya, di ba? Opo. So at saka nagdi-dream siya na one day na magkaroon siya ng sariling bansa, sariling ano, maging leader siya. But yes. I need to say, we cannot judge Lot. We cannot judge Lot na pinili niya yung city dahil maraming wicked. Maybe his heart is to make it some different dun sa make a difference dun sa city dahil maraming ang wicked. It's not because hindi naka-disclose sa Bible, we can, you know, judge people's heart. That's what I'm saying about. Kasi si Jesus, hindi naman siya pumunta dito sa lupa para makisalamuho sa mga saints. Hindi siya pumunta rito para sa mga santo, sa mga mabubuti, di ba? Yeah, oo. Nandito si Jesus dahil sa nakasalamuha nga niya mga makasalanan. Mm-hmm. So, I mean to say, yung heart ni Lot, siguro meron siyang heart ng leadership na he can make a difference to some places na wicked. And yung nabasa ko rin yun na ibinigay niya yung anak niya ng dalawang virgin dahil yung masama eh gusto i-rapin yung anghel, yung angel. So I think he want to protect the angel kasi alam niya that he or she is a man of God. So he sacrifices. Sino ba naman ang magsasacrifice ng anak mo na napakamahal mo kung hindi talaga totally importante yung isa sacrifice mo? Katulad ni Abraham and Isaac. I mean, ako, para sa akin kasi, yung sa buhay ko, I can go socialize with rich people, yung mga social climber, sabi ng mga kaibigan ko, bakit ayaw mo pumunta doon, Marian? Marami ka mga kaibigan, mahiyam. Sabi ko, you know what? Mas gusto kong makasalamuha ang may hirap na tao. Ako, ganun ang puso ko kasi I want to be a missionary someday. And even now, you can be missionary anywhere you want to.
So we cannot judge people kung saan magpunta, kung magpunta sa city, magpunta sa probinsya. It's all about, sabi nga ni sister, ano, it's all about the heart of the people. But we cannot judge people dahil hindi siya nakalagay sa Bible kung anong ginawa niya or anong naging buhay niya. We cannot say it na hindi siya nag hindi siya nag-worship kay Lord. You know? Kasi lumaki siya sa tiyuhin niya na ano eh, worshiper eh. I don't think na hindi siya worshiper katulad ng uncle niya. Yun lang ang ano ko, Pastor. Yeah. Thank you, Tita. Actually, maganda yung pinoint out niya. No? Kumbaga, ang sinasabi ni Sister Mary Ann, kumbaga, we don't know, maring si Lot gusto niya pumunta sa Sodom and Gomorrah create ng change. Diba ganoon naman talaga ang ano natin, yung mga heart ng mga missionary. We're going to the place na walang Diyos. Diba yun ang heart natin na yung ako as a may heart ako ng as a missionary. Gusto kong pumunta sa lugar na walang Diyos na para maging make a difference, na para mapakilala ang Diyos. Siguro mayroong puso si Lot na gano'n, na pumunta siya sa wicked place so the people can know the God through him. That's a good point, no? Kasi sa base dun sa ano nga, sa kasi sabi nga titingin tayo ano sinasabi sa Biblia. That's a good point. We cannot judge Lot, yung heart ni Lot, no? Kasi maari talagang lumaki sa tiyuhin niya, maaring yung faith ng tiyuhin niya, faith niya rin. At tingnan din natin yung punto ni Tita Mary Ann na gustong pumunta ni Lot doon kasi he wants to make a difference sa buhay ng mga tao doon. Maaring gusto niya mag-evangelize, I don't know, parang ganun. Pero kasi, kaya naman pumunta tayo doon sa point na merong Lot perspective and Abram perspective, that Lot did not acknowledge as God first. Kasi doon sa mga future pang kwento, mapapansin natin yung consistency, yung pagiging consistent ni Lot na mga sablay na desisyon. No, halimbawa, sabi nga natin, okay, sige, may bisita ako na angel, and then why would I, kumbaga, I would sacrifice my two virgin daughters to be raped than them. Well, sa akin, medyo questionable yun in a sense na I would die for my two virgin daughters than sacrifice them. I would go out and try to prevent these people, and if I need to die, I'll die for them just to prove that this visitor is very important to me. But never ever it will come to my mind that I will give my two daughters to these people. For me, that is questionable. That's a questionable ng character ni Lot. Then fast forward, what happened when they were saved by God in dalawang anak ni Lot at saka si Lot, kasi asawa niya naging pillar of salt, diba, dahil lumingon. When they were in a cave, when they were alone, no, sabi nila, nako, wala na tayong asawa, lasingin natin si Tatay Lot. And they raped their father, no? And that's where kung saan lumabas yung mga Moabites, no? Yung mga Moabites, yan, galing si Ruth dyan, kung naalala niyo, no? So doon lumabas, no? Kumbaga, mapapansin niyo doon sa timeline ni Lot, mas marami siyang decisions na hindi maganda kaysa sa maganda. No, kaya nasabi natin na may Lot perspective and Abram perspective. No, isa pa, naalala ko din dati na sabi nung pastor namin, alam nyo, tinawag tayo for the lost. Even si Jesus, no, kaibigan niya, kasama niya, mga lost, no, drunkard, ano yun, yung mga tax collectors, no, mga adulterers, everything, no. But Jesus was firm in his faith, no. For example, kasi maniniwala ba kayo na lahat tayo may kanya-kanyang strength and weaknesses? No? For example, ako, honestly, kahit anong gawin mo sa akin na yaya sa casino or any, wala akong hilig sa sugal eh. So I don't think na, alam mo yun, gagamitin ng enemy sa akin yun. Alam mo yun? Kasi wala talaga akong interes eh. Pero, huwag mo akong dadalhin sa mga magagandang tanawin kagaya ng womanizing, opposite sex. Yan. Kumbaga,
babagsak ako dyan. Naalala ko yung pastor namin, sabi niya, ikaw, kahit anong alukosay na sigarilyo, hindi ka naman interesado eh. Hindi mo kukunin yan. Di ba? Pero ikaw, pag inalok ko naman ng alak, ay hindi pa kita inaalok, tumagay ka na. So naniniwala kayo na may kanya-kanya tayong area na malakas ka naman. Hindi naman malakas, pero ibig sabihin, hindi mo problema. Pero may area ka naman na mahina ka talaga. Naalala ko yung sabi ng pastor namin, oh sige, magdala tayo, pumunta tayo sa ermita. No, mamigay tayo ng donut doon sa mga, alam niyo yung mga batang hamog. No, pagkabigay ng donut, mag-evangelize tayo. Ngayon, mayroong isa nagsabi, nako, pagod na akong magbigay ng donut. Gusto ko ibang challenge, sabi niya. Bakit di tayo pumasok sa bar ng mga ermita at mag-evangelize tayo doon sa mga hospitality girls, di ba? Tapos nagtingin na kaming lahat. Bago kami tumanggap sa Panginoon, lahat kami womanizer. Sabi namin, bro, malamang pagpasok natin dyan, hindi tayo makakapagbigay ng donut. Magiging customer tayo. Nakuha niyo yung ibig sabihin. What I mean is, si Lot, alam niya na yung weakness niya. Lumapit pa siya. Alam niyo yun. So, we're not judging Lot or anything, but we're trying to base it doon sa mga sablay na decisions niya from day one hanggang sa nag-uminom siya, and then nalasing siya, and then may nangyari sa kanya at mga anak niya, nabuntis niya, and then eventually nagkaroon ng lahi na Moabites galing doon, no? Even Jesus will still befriend Lot and stayed in the house of Lot, or he loved Lot. But the thing is, compared talaga kay Abraham, si Lot, he decided to go nearer doon sa mga tao na magkakaroon siya ng problema. Ayan. How about the others? What do you think? Anong point of view niyo doon? Anong masasabi niyo? Anybody? Si Lot kasi bata pa eh, so they seek adventure at saka risk. Ah, magandang point of view yun. Kasi compared kay Abraham, si Abraham medyo mas matured na. Mahina si Lot, na si Abraham. Lack of experience, plus siyempre, di ba, pag bata ka, gusto mong adventure, di ba? Maranasan ng lahat, di ba? No? So, kumbaga, may tendency ka talaga magkamali. No? So, that's a good perspective, no? By Sister Ellen. No? About the others? Pastor Ray, bigaw, ano masabi mo? Naghang ata eh. Ako mapasdaro. Ikaw, ano masabi mo sa usaping Lot and Friends? Hindi, iba naman yung ang nakikita ko kasi pasto dito yung yung sa verse 10. Yung ang nakikita kasi ni Lot dito, yung perspective niya ay yung location ng pupuntahan niya. Yeah. Ang nakikita niya maganda. Maganda. So yung nakita niya maganda, kaya na parang na-attract siya doon sa pupuntahan niya yun. So, hindi natin alam, kung anong nasa isip niya, pero yun ang unang nakikita niya dito eh. Hindi natin alam kung alam niya na yung lugar na yun ay maraming kasalanan o wala. Parang tayo, Pastor, parang kami nung pumunta ng Amerika noon. Naniniwala naman ako sa Panginoon, pero hindi ako Kristiyano. So, nung pumunta kami dito, dahil nakikita ko na maganda, pumunta kami dito. So, pagkakaiba lang namin eh, may pagkakaiba ko, si Mrs. Malakas. Malakas ang paniniwala niya sa Diyos. Kaya, ensure na dadala ako. Kahit nag-argue kami parati sa pagsisimba noon, pero dahil sa kanya, yung pag-pray niya siguro, nanampalataya niya. Alam mo, Pastor, yung sinishare kanina ni Brother Rick, mas matindi pa nga yung amin noon. Eh. Dahil dati pa nagsisimba kami, umiiwas ako eh, umalis ako sa simbahan eh, pagkatapos eh.
Mm-hmm. At least si Brother Rick nag-stay. Mm-hmm. Diba? Sinisip niya yung pagiging Kristiyano. Mm-hmm. Eh, samantalang ako noon, pagdating namin sa simbahan, pagkatapos ng preaching, umuwi na kaagad ako. Sabi ko, bahala na kayo dyan, ha? Pabalikan ko na lang kayo. Parang ano. So, mm-hmm. pero kung talagang ibibigay mo sa Panginoon yung buhay mo, eh, babaguhin ka talaga niya. Hindi mm-hmm. lang, hindi lang yung, siguro, yung gali mo, nung, pati lahat. Ang key factor kasi nag laging mababase and Abraham built an altar sa Bethel, sa Ai, sa Neg, lahat eh, hanggang sa pagdating niya sa Canaan and Abraham built an altar. Anong importance ng pag-build ng altar about the others, no? Anong importance sa inyo yun? Sabi natin present time pag-attend ng Sunday service, pag-attend ng Sunday school, Bible study, pagbasa ng Biblia, pananalangin, yung bang gumagawa ka ng paraan para lumago ka and then nagiging compassionate ka sa iba, tumutulong ka, parang sinasabi ni Sister Mary Ann, meron siyang kagaya nun, yung heart niya for the poor and she wants to be a missionary, no? Kumbaga, yun yung building an altar, no? What's the importance of this, no? Bakit sa palagay niyo na lalo na sa present time ngayon na daming chaos, daming sakit, pandemic, daming financial breakdown, di ba? Security problem, war, nations against nations. Ano yung importance ng building an altar? Anybody? Always grateful, Pastor, sa Panginoon. Amen. Amen. Oh, kasi napansin niyo doon, di ba, sabi si Abraham, mayaman na sa livestock, mayaman na sa lahat. Kita niyo yung gratefulness niya, di ba? Nandiyan yung pasasalamat niya. Hello? Hello? Ayun, yun. I'm back. Nakikout na naman. Nawawala. Hello? Nakikout. Maybe, ako. Pastor? Okay, go ahead. Pastor Jeff. Okay, go ahead. Maybe because the reason is for everybody to be as one. Mm-hmm. Is more stronger than mm-hmm. just a couple of people to pray. I think mm-hmm. it'll make a big difference. It's just like a walis tambo or a walis ting ting. If mm-hmm. you put it together, the merrier is mm-hmm. better to mm-hmm. to create the congregation and stronger. Mm-hmm. Result. Parang sinasabi niyo, Brother Rick, walang Lone Ranger na Christian. 'Di ba? Si Lone Ranger kasama lang noon si Tonto eh, 'di ba? Naalala niyo 'yun? Yeah. So, mahirap maging Lone Ranger na Christian. Kumbaga, sabi ni Brother Rick, kailangan para tayong walis ting-ting, sama-sama nagtutulungan, nagpapalakasan, 'di ba? Yes. That's why we need each other. We need the church, no? Actually, lalo mm-hmm. na dito sa Amerika. Na kung saan malayo tayo sa Pilipinas, 'di ba? Na mahirap makahanap ng fellowship, 'di ba? Mm-hmm. Na kasama natin na parehas kayo ng tinutumbok sa buhay. Hindi, actually madali pa lang humanap ng fellowship. Kasi pumunta ka lang sa mga Pinoy areas, makikita ka naman ng fellowship eh, 'di ba? Kahit saan, 'di ba? Punta ka sa bar, punta ka sa restaurant, punta ka sa any social club, 'di ba? You can find fellowship, but yung parehas na tinutumbok mo. Yeah, yung parehas na magpapalakas sa iyo. 'Di ba? No. So, yeah, I agree with that, no. How about the others? Ikaw, Tita Amy, may gusto kang idagdag? Depende yan, Pastor. Go ahead, Tita. Go ahead, Sister. Depende sa kind ng fellowship. Yeah. At depende sa mga tao. Mm-hmm. Na pakikipag-fellowshipan mo. Mm-hmm. Kasi yung crab mentality na tinatawag sa mga Pilipino, hindi ko alam yan dati na ano yung crab mentality na yan. Dahil tumira kami sa Japan. Sa Japan, ang mga tao, very, hindi naman sa ano, it's talagang super honest talaga yung, mm-hmm. pati mga Pilipino doon na-adapt nila yung style ng mga Japanese na so honest at saka respectful. So nung dumating kami sa Amerika ni Besad,
pagdating namin dito, ang mga tao parang nag-iiwasan. Mm-hmm. Nag-iiwasan yung mga Pilipino, makikita mo, napakalamig nila. Sabi namin, bakit ganito mga tao dito? Parang nag-iiwasan, natatakot. Magtatanong ka lang, napaka-cold nila ang tawag namin. Ba't ganito mga tao dito? Sa Japan, hindi ganito mga Pilipino. Sabi namin ganyan. So, nagtaka kami sa... habang nagtatagal kami sa Amerika, nalaman namin kung bakit. Mm-hmm. Dahil na-burn sila, dahil sa naloko sila, dahil kami, ang daming naloko sa amin. Mm-hmm. So, nalaman namin ang reason bakit ganun. So, it depende sa pag-fellowship mo, depende sa mga kasalamuha mo, depende sa mga tao makikilala mo. Dahil, sad to say, kung sino yung mga Pilipino, iba yun ang maluloko sa iyo. Sino yung mga Pilipino gusto mong tulungan, gusto mong maka-business para magkaroon ng trabaho or bigay mo yung negosyo para sila ang kumita, sila pa yung mag-ano sa iyo. Kaya, it's sad. It's sad. Mahirap talaga. Yeah, I agree with can that. Can I say something about that one? Go ahead. Can I say something about that? Because it's a different culture. You got to remember, Japan is they are nothing. Mm-hmm. That's what get the Japanese. That's what the Japanese have is their honor. Because if you're not if you are not honest and buy it, you literally they will not pay attention to you. But if you are very honest and honored person, they will welcome you with no problem whatsoever. But here in America, you're right. Mm. People get burned from left to right, and it's totally different. So you cannot, compare the differences. In even in a different country, they all have their own culture that we can't understand. Mm. So that's the thing. Apo, so alam now yun, siguro makakapag-identify tayo lahat sa sinasabi ni Sister Mary Ann, ano, na I'm sure na... Pero, Pastor. Apo, go ahead. Pastor. Apo, go ahead. Kung naturally, originally, na ang nature natin is mabuting tao tayo. Kasi one spirit tayo eh. We came all from God. And we have only one God. Kahit na anong paniniwala or culture ng Japanese or kahit na anong lahi, pag may masama, masama. Pag may mabuti, mabuti. At talagang, kung talagang mabuti ang puso mo, hindi ka dapat gumawa ng kawalanghian sa kapwa mo. Di ba? Exactly. Kung anong ayaw mo sa sarili mo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. That's very easy concept, context. Yeah, katulad nga po nung, nung sinishare ko kanina na tingin ko makapag-identify tayo sa sinasabi lahat ni Sister Mary Ann na lahat tayo medyo burned tayo sa Pinoy. No? Halimbawa, kasi kami, pagdating namin dito noong 2009, ayaw namin sa Pinoy Church. No? Nag-decide kami, sumali kami sa isang multicultural church. No? And then hanggang sa tinawag kami ng Panginoon. Specifically, nung tinawag ako ng Panginoon to start a ministry, no, I heard from God. Kasi inangal ko yun eh. Lord, pass muna ako sa Pinoy kasi knowing Pinoy culture, alam mo yan, hilahan yan, sabi nga ni Sister Marian, crab mentality. Unlike kasi at tahimik buhay ko dito, Lord. Attend ako, labas ako, masaya ako sa iyo, alam mo yon. Sabi ng Panginoon sa akin, no problem, I understand that. But I purposely made you to do a certain task. Okay? To be a shepherd to your ethnicity. Okay, so sabi ko, mahirap to kasi pag ibig sabihin, may involved ako sa Pinoy. Honestly, I would agree with Sister Mary Ann. I myself, dumating ako sa punto ng pagdating ko dito, knowing yung experience ko sa Pinoy churches, ayoko sa Pinoy church, honestly. But here's the thing. Kasi, sabi ni Sister Mary Ann kanina, sa Japan, yung mga Pinoy doon, na-adapt nila yung beautiful culture ng mga Japanese. That's the challenge of God. Here's the thing. Ayaw mo sa Pinoy. Pero, sinong aayos sa Pinoy? Di ba dapat kapwa Pinoy?
Di ba dapat magpagamit ka sa akin, sabi ng Panginoon, para magbuo ka ng hindi simbahan ng lumang Pinoy. Pwede ka kasing magbuo or manguna ng simbahan sa mga bagong Pinoy na binago ko. Yung puso na bago ko, yung puso na ayos ko, yung puso na born again in a beautiful Filipino perspective. Kasi kung titingnan mo naman yung ating mga kustombre na magaganda, bayanihan spirit, alam niyo yon, gamitin lang natin ng tama, tigil natin yung chismis, tigil natin yung mga panloloko. Mm-hmm. Alam mo yung pupunta tayo sa church, mandadaya tayo, kukunin natin sa multi-level marketing, o kaya makipagnegosyo tayo, dadayain natin. Kasi may trust factor eh, di ba? So tanggalin mo lahat yun. Kasi hindi naman biblical yun eh. Sabi sa akin ng Panginoon, manguna ka na itinataas ang Diyos, siya, at ang bayan mo. Kasi meron akong rason bakit ginawa kitang Pilipino. Yun ang nadinig ko sa Panginoon. Kaya specifically, I was part of a multicultural church before and I decided I'll join a Filipino church because I am called to pastor a Filipino church. Nang pwedeng magpasim... Ayaw nyo ba na makita na mapasimulan natin sa simbahan natin ang isang bagong kulturang Pinoy? Diba? Na kumbaga tatanggalin natin yung pangit natin, mga crab mentality, yun yung mga ganun, mga angal natin, no? Tayo magpapasimula, 'di ba? Ang gandang calling noon. Sa atin magsisimula. Diba? Amen. Kumbaga, amen. Pag sinabi, amen. Yes. Yeah, alam mo, yung La Filnas, yan lang yung Filipino church na nakita ko hindi nagbabatakan. O, 'di ba? Puri ba sa atin 'yon? Hindi. Puri yun sa Panginoon. Nung pinarealize sa akin yun ng Lord, dati nasa isip ko, uy, okay yan Lord ah, kasi lalabas ang galing ko. Kasi paano ko na-convert yung Filipino culture sa biblical culture? Hindi, lumalabas ang galing ng Diyos because you allow the Holy Spirit to work within us, Filipinos, na He used mismo yung ating magandang kultura to lift up His name. Imagine nyo, wala namang bayanihan spirit yung ibang mga kultura, pero tayo, bayanihan spirit, plus biblical culture, sino maaangat? Di ba, Panginoon? Gagamitin natin lahat yun. Eh, yung ugali natin na hospitable. O, di ba? Plus biblical culture, panalo na naman. Lamang na lamang na tayo, di ba? Ang dami natin lamang sa iba. Yung ugali natin na mahilig tayong magbigay ng listening ears. Tayo lang kulturang ganun. Na kaya natin makinig sa mga masamaan loob, na nasaktan, yung mga naghiwalay, yung nasira ang negosyo. We can do that, tayo mga Pinoy. Not all Japanese, hindi gagawin yun. I mean, nakawa nyo, that's a good culture. Kumbaga, ang challenge sa akin ng Panginoon, why not promote your culture plus my biblical culture? No? Jesus culture plus your culture na maganda. Tanggalin nyo yung pangit. Then you lift up and glorify my name. Diba? That's a good calling. Sabi ko, Lord, good deal. It's a deal. I'm in. Sabi ko, I'm down for it. No, kumbaga, let's do it. Diba? Let's do it. Kaya that's why I've been challenging the people of La Filnas. When we invite people, diba? Let's show them our sincerest love. Smile at them. Talk to them. Hindi yung parang ini-snap nyo sila or ano. O kaya, okay, may bago na naman. Eto, si Brother Rick. Mukhang mayaman to. Yayayain ko to sa negosyo ko. Diba? Tapos gugulangan ko to. Tapos sabay alis sa church. Hindi niya naman ako kilala eh. Diba? Mga ganun. May tawang Paquito Diaz ka pa. Parang, bakit ang challenge sa atin ng Panginoon, naging Kristiyano ka na lang, hindi papagbutihin, di ba? Ayusin mo na. Isama mo na yung kultura mo, di ba? Na pwede naman na nakagiliwan ka, di ba? Di ba, beautiful culture for Korean and Japanese, they bow pagka nakikita. That's respect, di ba? Bakit natin pinapatay yung mano? That's a beautiful sign of respect. Mano is our culture. Beautiful culture. Pero matatagpuan mo 'yan sa ano, sa Ten Commandments. Love, respect, obey your parents. That's respect. Yes. That's a form of respect. And that's biblical culture. Let's promote it. Diba? Pagkatapos nga ng pandemic, ilo-launch namin 'yun sa Sinag eh, sa kids ministry. We will teach the second generation who was born here na mag-make mano.
Eh pagkatapos ng ano ng pandemic, mamamaga ang kamay niyo, kakamano ng mga bata dahil tuturuan. Because that's a beautiful culture of ours. And it should be promoted. It's biblical, right? Pero sabi nga ni Tita Mayrean, tanggalin naman natin yung mga subaan, panunuba. Tanggalin naman natin yung mga ay ano, may bago siyang bag. Bibili rin ako ng bag. 'Di ba? LB ka, lumang bag ang bibiling ko, 'di ba? Bumili siya ng Samsung 60 inches. 80 inches ang bibiling ko. Di ba? I mean, tanggalin natin yon. Yung inggitan, di ba? Yung nagpapakita. Yeah. Pakitan tao, payabangan, pataasan ng ihi. Pastor. Go ahead, tita. Hindi lang po yung Filipino culture. I think it's a human nature. Kasi, di ba, sabi nga sa Ten Commandments, thou shall not covet thy neighbors. Yes. Good. Ano? So, ibig sabihin, noon pa man, lahat ng mga tao, ganun na ang pag-uugali. Yung naiingit sa kapwa, ay, meron siya maganda, gusto ko rin yan. So, hindi lang Filipino. Ibig sabihin, it's a human thing. Universal. Yeah, it's universal. I believe on that one. Hindi lang sabihin, oh, mga Pilipino, chismosa. Alam mo kung bakit? Kasi nung tagahatid sundo pa ako ng mga anak ko, mahilig akong mag-hang out sa mga iba-ibang lahi. Like, merong Vietnamese, merong Bangladesh, India. Kasi parang gusto kong i-prove yung sinasabi nila, oh, mga Pilipino, mga chismosa. So gusto kong i-prove na hindi thing yon. Nakikipagkaibigan ako sa mga ibang lahi. Kung anong sabi nila, yung Bangladesh, sabi niya, oh, I don't like the mga Bangladesh ladies kasi mga chismosa sila. So, laki ng tawa ko kasi, aha, hindi ito Filipino thing. Pumunta naman ako doon sa Korean na nanay, isa ring nanay. Oh, mahilig ako mag-interview eh. Tapos, sabi niya, oh, yeah, I don't like yung mga Korean, ano daw, mga chismosa daw. Pre-move ko yan talagang. I go around sa mga different mom, different lahi na mom. I go around and ask them, and then I share our culture, mga Pilipino. So na-prove ko na it's not Filipino thing. So sabihin natin, oh, crab mentality yung Pilipino. No, it's a human thing. It's a human lahi. Universal. I agree with Sister Girlie. Yes, it's a human nature. Anywhere else, any nationality. Kasi nasa Ten Commandments na nga eh. Bakit Pilipino ba yung sinabihan ng Diyos na Ten Commandments? Pilipino ba yon? Hindi ah. Hindi ba sa Pinoy yon? Hindi ba sa Pinoy lang yon? So ibig sabihin, ginawa yun noong panahon ni Moses, o sino ba yung mga tao, Pilipino ba yun? Hindi. So, ibig sabihin, it's in the Bible, sino bang sinabihan? Mga Jews and Gentiles. Ibig sabihin, hindi Pilipino. It's a human thing. It's a universal. Universal. Yeah, I agree with that. Mali yung sabihin natin, yung mga Pilipino, mga chismosa, mga Pilipino, crab mentality. No, it's a human thing. I agree with you. That was a good one, Sister. That's a good one. Pero nasasaktan po ako pag sinabing, oh, mga Pilipino, chismosa. Eh, bakit Pilipino din naman tayo, ah? Oh, mga Pilipino, mga ganito yan. Uy, Pilipino tayo. Yeah. No, it's a human thing. Remember, yes. Commandments, sinabi na nung panahon ni Moses pa. Wala pa tayo noon. Hindi pa tayo nakilala. So, Amen. It's a human Pastor. Thing. Guy, Tita Fe. I agree with what Sister Girlie has said because I have dealt with all kinds, you know, Filipino, puti, whatever, ganon din, pareho. Kaya tama yung sinasabi ni Sister Girlie. Tama talaga. Amen. Amen. Yung natural sin sa atin. Yes. Adamic nature. Sinful nature. Yeah. Regardless.
oh, the culture or nationality or kung ano-ano dyan, talagang universal. Chismis. Amen. It's universal sin. Yeah, it's a universal sin. Yeah, it's a universal sin. It's a universal traits of people. Sa nga, panahon pa ni Moses yan. No? That's a good only perspective. God can change us. Yeah, yun nga. Kasi nga, napag-usapan lang kanina nga na particularly yung mga Pinoy is kalit sa kapwa Pinoy in a sense na parang they view this na parang compared sa other countries, other ethnicities, eh meron tayong specific na parang lumulutang na ugali, no? Pero I agree, it's a universal thing. It's something that we are all whatever color of skin or anong salita mo man, guilty tayo lahat doon, right? So, okay. Napakaganda ng ating usapan ngayong gabi. Chismosa rin sila. Chismosa rin yung ibang lahi. Hindi mo lang napansin. Hindi mo lang kasi maintindihan yung chismis nila. Correct. Kasi tayo, pag narinig natin yung mga, nag-chismis siya. Kasi intindi natin. Pero, yung ibang lahi. Nag-chismisan din. Sila lang nakakaintindi. Ganun lang yun. Hindi mo alam, chinichismis ka na wala. Kaya it's para sa akin, it's a human nature, it's a human thing, not Filipino thing, but kasi nasasaktan ako pag sinabing Filipino, eh bakit Filipino din naman ako ang That's why as specifically we were created by God, no, as Filipinos, hindi naman tayo ginawang Pranseso, ano. Let's promote our beautiful culture, no, na biblical pa, 'di ba? So, yun na lang. Ano, for the love of God and country, 'di ba? So, Pastor, can I add something, the one that you shared earlier? Apa, yung sabi po niya na pag dinala ka ng Diyos sa isang lugar. Mm-hmm. Yeah. I think I always believe everything happened for a reason. Kung saan ka ilalagay ng Diyos, kung sa LA ka ilalagay, kung saan lugar ka ilalagay. Mm-hmm. I think it applies sa parable na when God gave us the you know what, the 10 cents or the I don't know exactly how many cents it was that. Pag binigyan ka ng Diyos ng isang 10 cents, ang isa binigyan ng 20 cents, ang isa binigyan ng 100 cents and then he want to see what you're going to do on that. Yung talent. Parable of the talents. Paano mo palalakuin yung talent na yung talent na bigay sa'yo. It applies to all of us. It applies to all of us. For me, in my own experience, kasi palagi kong inilalagay ang ano ko sa experience ko, na when pag nilagay tayo sa Diyos ng Diyos sa isang lugar, we need to, we need to improvise, we need to grow ourselves na hindi lang yung kung ano yung talent na binigay sa atin, kailangan palaguin natin yon, kailangan makakuha tayo ng mga ibang ng ibang soul para mailagay sa kingdom niya. Hindi tayo pwedeng manatili lang sa lugar na yon dahil ayaw nating magkasala. Hindi tayo pwedeng nandoon lang tayo sa loob ng bahay and then doon tayo magsasamba and everything. I always believe na kapag binigyan tayo ng Diyos ng chance, ng isang opportunity, and we need to please Him. We need to try to please Him, and we need to try to bring people or yung gift na binigay sa atin, kailangan natin ituruan and to share lahat ng tao para mapalago and madala natin sila sa kingdom ni Lord. For instance, like this, yung anak ko sa Pilipinas and then meron silang conflict ng mga pinsan niya, palagi niya, sinasabi niya sa akin, Mami, bakit ganun? Eh, ganun ang ugali nila, di ba dapat ganun din ako sa kanila? Eh, ang sungit nila eh. Bakit ako dapat magbigay sa kanilang ganito? Palagi sinasabi mo, ikaw magbigay. Sabi ko, eh kung gagayahin mo ugali ng mga pinsan mo, anong pagkakaiba mo sa kanila? Eh di masama na rin ang ugali mo, di ba dapat maglalight ka, ikaw dapat ang maging lead sa kanila para gumanda ang ugali nila. And the same thing for the God, na hindi dapat na pare-pareho tayo. Dapat, di ba, palaguin natin lahat kung anong meron tayo para makapagdala. Amen. Amen. Okay, so take away na tayo. At para mga panalangin na tayo. That's
We have a beautiful discussion. Who wants to start with the takeaway? Una-una, unang takeaway, hindi Pilipino lang ang universal yan. Okay, universal. Ay, Sister Pastor Nancy. Ako. Okay, go ahead. Takeaway. Pastor. Takeaway ko. Go ahead, Tita Amy. We can make a difference. Mm-hmm. We can make a difference kahit saan tayo dalhin ng Panginoon. Kahit mm-hmm. na tayo ay Filipino, hindi tayo puti, hindi tayo mga European na mayayaman, tayo ay galing sa bansang mahirap. Mm-hmm. We can make a difference here. Amen. In the United States. Amen. Kaya natin yun. Sama-sama tayo, di ba? Amen. Yun. Amen. Amen. Amen ako dyan. Yes. Okay. How about the others? Take away. Pagin, Pastor. Go ahead, Pastor. At ang ginagawa mo, ididikit mo sa Panginoon. Maliit man o malaki, mahirap man, madali, didikit mo sa Panginoon bago mo gagawin. Amen. Abraham perspective. Matthew 6:33. Yeah, Matthew 6:33, no? Go ahead, Sister Corazon, Anastasio, anong takeaway niyo? Takeaway namin, Pastor, just like what Abraham did, you need to seek God first, not for the reward, but just for the genuine love you yes. for Him. Yeah, pagiging selfless, no? Sa pamangkin niya. Diba? So nakita na kaagad ni Lot sa buhay ni Abraham sino ang Diyos eh. Diba? Sige, pili ka na. Ang paubaya, di ba? Si Abraham kasi senior partner eh. Si Lot junior partner. Saka naman nakakita sinabi ng senior partner, pili ka na, di ba? That's a beautiful gesture talaga na na-appreciate ko kay Abraham. And that is seeking God first talaga, yung attitude na 'yon. Uh-huh. How about you, Tita Fe? Tita Fe Dumok. Take away. Okay. It is important to be filled with the Holy Spirit, to walk closely with God, because He always gives wisdom and He instills in the heart of that believer joy, love for people, especially, you know, etc., etc. So, and then as we develop, you know, we share. We have that influence to others to also do the same thing. What they see in us will be a model to them. Amen. Abraham perspective na naman, kumbaga, ang sinasabi ni Tita Fe, it's the byproduct of what Abraham did na he always build an altar. No? Yes. Sabi natin sa panahon ngayon, that is growing yourself. Yes. No, in God. Yes. No? At yun yung resulta, yung mga sinabi ni Tita Fe. Amen. Diba? Okay, about the others, Sister Girlie, take away. Ano po, para sa akin kahit saan tayo magpunta, palaging unahin ang Panginoon. Amen. Para kahit sabihin natin Kristiyano na ako, but magiging careful tayo palagi kasi pag hindi natin hinanap ang Panginoon, we will fall into temptation. Yeah. So, baka maging Lot line tayo. So, kaya mag-careful tayo. It's either you go to the right, you go to the left, but always seek God's guidance. Amen. Sa lahat ng desisyon natin, maliit, malaki, we need to allow the Holy Spirit na manguna sa atin. Alam mo yun? Kumbaga, madami. Kasi ito, mapapansin nyo, nag-upgrade na ng si Abraham eh, ng faith niya eh. Kasi mababaw pa to eh. Yung next na susunod niyang mga diskarte, mas mahirap na test of faith 'yun. Na imagine nyo, Corazon Anastasio, sinabi sa iyo ng Panginoon, ihingin ko sa iyo si Anaya. 'Di ba? Ibigay mo siya sa akin, i-offer. Mahirap 'yun, sister. Teka lang muna, Lord. Pinapapatay mo 'yung anak ko, mahirap 'yun. Ano 'yun? Parang pero yung kita niya yung faith ni Abraham, lumago talaga eh, di ba? So dito na nagsisimula na siya na umaayos. Kaya wag niyo tingnan si Abraham na na parang big time agad ah. Tingnan niyo rin siya na yung may part siya na mahina, na parang tayo. Di ba? Hanggang sa pinalalakas tayo ng Panginoon. Kaya wag kang mawawala ng pag-asa sa Panginoon. Kumbaga, every day inaayos at inaayos kanya.
Huwag tayong magkukulap sa faith natin. Talagang may time na sablay tayo minsan, minsan naman. Kumbaga, na magandang pakiramdam natin. Basta araw-araw, aayusin ka ng Panginoon. Diba? Brother Rick, take away. You know, we all have our trials in our life. Mm. And, you know, Lord is the only one knows that. No one else. It comes in any time. We don't know. So it is hard. And I think, speaking of every nation, okay, it's written to the Bible that's why the Bible was written, 10 commandment, because Lord knows this is what's going to happen. Mm-hmm. Every human nature will made a sin and a mistake, which is, it's up to us how we controlled it. The only thing I can tell. We're so blessed, no, Brother Rick, sa'yo, no, how we see God is moving in your life. No, we're so blessed. Amen. I thank Sister Nancy, actually, and then by going to congregation in LA First Nazarene Church is it's opening me a little bit more, understanding more. I know I'm no good than just on a Bible book in it, because I do not know, you know. Amen. And I'm being honest that and letting you guys know. Kind of embarrassing, but yeah. No, God is looking at our hearts. No, He's not looking into whatever we have in our head. No, kumbaga, pwede naman kabisado natin Genesis to Revelation, but still, if we don't have a beautiful relationship with Him, that's nothing. Kumbaga, what's important is yung relasyon natin sa Panginoon. And we're seeing you're growing, and you're so we're seeing na kumbaga God is doing something sa buhay mo. He's moving. No, Sister Lenlen, thank you, Brother Rick. Sister Lenlen, thank you. Takeaway, Sister Lenlen. Sister Lenlen. Hello. Hello, Pastor. Okay, Sister. Takeaway. Nakapon ako ngayon. Nag-break. Ano? Ulit? Medyo choppy. Nag-choppy ako. Hindi ko maintindihan yung ano. Okay, sige. Pass mo na si Sister Lenlen. Okay. Sister Marian, any takeaway? Yes, Pastor. Takeaway ko is all of us, I think, I always believe that God has a purpose for our lives. Mm-hmm. Kaya dapat we need to live to the fullest, na hindi masasayang ang existence natin dito sa earth, na pagdating ng oras, hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ni Lord. Dapat at tayo na malakas ang loob natin humarap sa Diyos face to face, and huwag tayong matakot na makisalamuha sa hindi nating ka-level. Dapat kung ano yung alam natin na kailangan ng Diyos sa lugar na yon, lalo na sa may hirap na lugar, kailangan natin pumunta doon para maka-win tayo ng soul. Dahil ang Jesus hindi nagpunta sa earth para sa mabuting tao, kundi para sa sinners. Amen. So, amen. Thank you, Sister Marian. Anything? How about Sister Odette? Andiyan ka ba, Sister Odette? Go ahead. Do you hear us, Sister Odette? Opo. Okay. Any takeaway, Sister? Any may gusto kang idagdag or anything? Wala po. Okay, sige. Thank you, sis. Yeah. Thank you. It's okay. It's kumbaga, it's always a pleasure na makita ka at marinig ka, and to have you with us, no. I hope you learn a lot sa mga madami nating pinag-usapan ngayong gabi. So, marami naman po. Amen. Amen. We'll see you on Sunday, ah. Sana makarating kayo ulit. So who else? Mayroon ba tayong nakalimutan? Sister Cora, nakapagsalita ba si Sister Cora? Sister Cora, nakapagbigay ba ng takeaway?
Yan na po yung sinabi ni Aldrin. Copy-paste. Copy-paste na yung kay Aldrin. Oo, so natawag na natin lahat. Oh, okay lang, okay lang. So, as we end, no, before we pray, huwag natin kalimutan, maganda ang relasyon ni Abraham at saka ni Lot. Tinawag sila ng Panginoon. Pareha sila gustong pagpalain. In fact, si Abraham, pinotektahan niya pa si Lot. In fact, kinausap pa ni Abraham si Lord. Lord, si Lot na nasa Sodom, huwag mo naman pabayaan kasi sabi ni Lord, tutupukin ko na yung Sodom and Gomorrah. Lord, baka naman kung meron ba ako makita doon na, ano, na 50 or nagtawaran pa sila ni Lord, eh, di ba? Sige, may makita ka. Eh, sige, di ko tutupukin yan. No, pero talagang masama ang mga tao sa Sodom and Gomorrah. Okay ha, linawin ko lang. Hindi Sodom and Gomorrah yung masama. Lugar yun eh. Ang masama yung nakatira doon. Nakuha natin. So parang LA, Las Vegas, hindi naman masama yung LA at Las Vegas. Maganda nga yun. Yung nakatira, di ba? Nagpapasama. Pero sabi nga, hindi lahat. Di ba? Kaya tayo tinatawag tayong maging ilaw sa lugar na to. Lalo na specifically sa Filipino community. No, tapos makikita natin doon yung perspective ni Lot at perspective ni Abraham. Makikita natin si Abraham, inuna niya talaga yung Panginoon, di ba? Nagtatayo siya ng tent, di ba? At saka si Lot naman, ang desire niya is to be part of a larger city, wala nang masama doon, pero he involved himself to those people who are sinning. So partly naging kasama siya, di ba? So naging ang isa sa consequence na wala yung asawa niya, namatay dahil nga ano yun, naubos yung tao doon, no? Actually, disobedient kasi. Sinabihan na nga, ligtas na sana, huwag kang lilingon. Pag-uusapan niya din sa sunod na mga Friday. At saka, importante dito, isang maganda na makikita mong changes kay Abraham. From Egypt na selfless siya, binenta niya yung asawa niya. Pagdating niya dito sa Canaan, no, naging ano na siya, naging selfless. From Egypt, naging selfish. Dito sa Canaan, naging selfless. Nagpaubaya na siya, no, dito kay Lot. At saka nakita niya yung pagmamahal niya sa pamangkin niya. Sinagip niya pa mula doon sa Sodom and Gomorrah. Okay. So, yun. Sana yun ang maging palatuntunan natin sa buhay natin. Huwag nating kakalimutan palagi na araw-araw binabago tayo ng Diyos. Kahit si Abraham sablay, nandyan ang Diyos para sa kanya. Si Lot sablay, andyan ang Diyos para sa kanya. Diba? Lagi na lang mapagbigay, mapagmahal, merciful, loving, very forgiving ang Panginoon natin. I agree sa sinabi ni Sister Girlie, talagang universal tong sin na to. Lahat to, wala tong sinisinong lahi. No, kumbaga, pero tayo, naka-specific tayo, nakatutok tayo sa ethnicity natin. If there's one thing na pwede nating iangat natin yung hindi lang pagka-Pilipino, kundi pagka-Pilipinong Kristiyano. Makita nila yung difference sa buhay natin. Na maganda pala ugali ng Pilipino dahil Kristiyano sila. Alam mo yan. So, yun, isang malaking challenge sa simbahan natin, pero we love challenges and would like to take on the challenges and promote, no, Jesus Christ in the community of Filipino community in Los Angeles area. So sa gabi na to, maraming salamat sa lahat ng sa dami kong natutunan sa inyo. Ang maganda kasi sa OIA, sa ganito binabasa natin, nakababad tayo sa word, tapos raw lahat. Kanya-kanya ng perspective. Di ba ang ganda? Nakikita nyo lahat na, oh, may perspective palang ganito. Oh, may perspective palang ganyan. Oh, nag-a-agree si ganito. Oh, nag-disagree si ganyan. It's beautiful na nakikita mo, natututo ka na natututo. Siyempre, nasa yung ano noon, yung how do you take it? Di ba? Siyempre, you ask the Holy Spirit na, Lord, teach me na to take what is right, no, and discard what is wrong. Kumbaga, siyempre, hindi naman lahat na sasabihin natin tama palagi. Di ba? Pero if we allow the Holy Spirit, He will lead us talaga to learn and grow in our spiritual life. Alright? So, manalangin tayo bago tayo mag-selfie. Ako na siguro ang magtatapos ng panalangin sa gabi na to. Hallelujah. Can I request something, Pastor? Go ahead, Brother Rick. Can we pray for Sister Nancy's nieces just passed away yesterday? Heart attack. So, Eileen. Eileen. Yes. Passed away. Okay. Sige, panalangin natin. Nasa Pilipinas po? Thank you. Nasa Pilipinas. Yes, sa Pilipinas po, yes. Okay, sige. Panalangin. At saka ipanalangin natin yung asawa niya at saka yung mga kamag-anak. Kamag-anak. Yes. Salamat po. Alright, sige. Manalangin tayo. Hallelujah.
Dakilang Ama sa Langit, maraming salamat po sa napakagandang gabi na ito kung saan po kami ay tinuturuan nyo. Patuloy nyo kaming pinapalago sa aming pananampalataya sa inyo kung saan nagkakaroon kami na napakagandang relasyon sa inyo. Pinupuri ka namin, Diyos. Ikaw ang Dakilang Ama sa Langit. Ikaw pong the best there is. Lord, I would like to ask for forgiveness if there's any sins that we thought of, we did, we utter, Lord God. We ask that you forgive us, cleanse us, Lord God. Lord, we are thankful for all the blessings that we receive. We continue to receive from you. We're about to receive from you from all areas, aspects of our lives, Lord God. Lord, we lift up to you our church. Use it mightily, Lord God. Bring us to the pinnacle of success, not because we are worth it, but because we want to glorify your name, Lord God. Make us Filipino Christians, Lord God, who will be salt and light in this place, Lord God, in this particular area na kung saan mo kami tinawag, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, Sister Nancy, sampu ng kanyang mga pamilya, ang asawa, mga anak, mga kaibigan na ngayon ay nagluluksa, Panginoon, sa pagpanaw, Panginoon, ni Sister Eileen, na nasa inyo po siyang piling ngayon. Dalangin namin lahat na naiwan, mag-provide po kayo sa kanila, comfort them, embrace them, love them, and just be with them, Lord God, during these times, Lord God, ng mahirap na sitwasyon sa buhay nila. Dalangin namin, Panginoon, lahat ng may sakit sa mga oras na to, si Tita Faye Marana na masama ang pakiramdam. Dalangin namin yung anak niya na parating dito sa Amerika na bigyan niyo po ng safe travel. Dalangin namin si Vedi sa kanyang pancreatic cancer. Lord God, heal him. Si Brother Danny Munoz na meron po siyang problem sa kidney at ang surgery niya sa kanyang brain, Panginoon. We pray that everything went well, Lord God. We pray for all the families of our church. We pray for all the members, Lord God. We pray for the weekend, our service, Lord God. Be with us and may we worship you, Lord God, in spirit and truth. We love you. In Jesus' name we pray, Lord God. Amen and amen. Okay, selfie amen. Na tayo. Selfie, selfie, selfie. Okay. Sister Amy, makapagpakita ka ba, Sister Amy? Ayan. How about you, Sister Odette? Makikita ka ba dyan? Okay, selfie, selfie. In the count of three. Ayan. Okay. 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 One, two, three, smile. There you go. Okay, guys. God bless you. Maraming salamat. Kita kits Sunday. See you. God bless you. Madami-dami tayo sa Linggo. Okay, manalangin tayo palagi. God bless. Bye-bye. God bless. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.